Dapat may ingay pa pangkal po, bro. Okay lang. Huh? Okay lang ba, no? Oo. Papayapin ng Roman natin. May nanonood na ba? Wala pa. Ginawa pa lang ng press 2 years na lang naman natin. Yung contract. Pasasalamat at di kay isinilang di pagkaraniwan para siyang superhero. Hinarap lahat ng pagsubok, yung iba hindi biro. Meron siyang mission, kaya walang takot sumabak. Mga buhay na nagkasalalay sa kanyang pangarap. Para pelikula, action, adventure, drama. May konting comedy, ng story na pangmasa. Galing sa wala, akala mo talo na tapos. Yung pala siya yung bida, kaya lahat sila paos. Kasi sigaw, kahihiyaw, selebrasyon. Buong mundo magtataka, kakaibang okasyon. Itaas ang kamay, sumigaw ng hoy. Ito ang araw mo, bayaning Pinoy. Sa mga bida, nagpakita ng husay dito sa liga ng mga kampiyon, matatagkila. Hindi sumuko, di nagpaalila. Sa inspirasyon, kalagdagalagas. Salamat ang maang kayo sa tamang landas. Kami sa inyo ay saludo, saludo. Walang balang sumuko, walang planong gumuho. Nagkumpay na walang iba, binigay niya buong puso. Hinarap lahat ng tuso, pati mga abuso. Nanatiling dapat sa pangarap hanggang naging uso. Ang buhay positibo, agresibo mismo. Kaya pinalangalan siyang bayaning Pilipino. Taas doko kahit pamodi na bigo, dinalito, di huminto. Inabot niya ang ginto. Ngayon taimik na lahat ng kritiko. Bukang bibig na rin nila ang mga hirit mo. Hanggang nag-trending ang daming likes, di na makalimutan. Front page headlines hanggang sa kanto, laman ang kwentuhan. Pag-asa'y pinagsaluhan, pero di naupusan. Binigay ng lubusan hanggang sa huling hantungan. Buhay na buhay, walang humpay, tagumpay. Sa mga bida at tunay na nagpakita ng husay dito sa liga ng buhay. Mga kampiyon, mga takilan, hindi sumuko, kundi nagpaalila. Sa inspirasyon, karagdagan lakas. Salamat dumaan kayo sa tamang landas. Kami sa inyo ay saludo,
Saluto. Sabi daw walang pag-asa, pero tinapos. Sabi daw imposible, pero di pa rin natakot. Sabi nila mahirap, pero nagpusige. Kaya lahat sila ngayon, sige lang sige. Nung lahat umurong, siya sumugod. Nung lahat lumubog, siya tinalunod. Napuko ang lakad sa tubig, pananampalataya. Diyos ang kanyang akim at kaya wala hindi kaya. Palaki ko, gusto ko, maging katulad mo. Yeah. May pagmamalaki sa buong mundo. Ikaw ang dahilan kung ba't hindi ako susuko. Taos puso, pasasalamat. Isa kang alamat, alamat. Nakita na husay dito sa liga ng buhay. Mga kapyon, mga tagilan, hindi suwa kung di nagpaalila. Sa inspirasyon, karagdagan lakas. Salamat dumaan kayo sa tamang landas. Kami sa inyo ay saludo, saludo. Hi guys, good evening. Marami lang muna tayo ng konti sa mga viewers natin. Hi po sa mga nanonood. Masasalamat at di kay isinilang. Di pagkaraniwan para siyang superhero. Hinarap lahat ng pagsubok, yung iba hindi biro. Meron siyang misyon kaya walang takot sumabak. Mga buhay na nagkasalalay sa kanyang pangarap. Parang pelikula, action, adventure, drama. May konting comedy, love story na pangmasa. Galing sa wala, akala mo talo na tapos. Yung pala siya yung bida, kaya lahat sila paos. Kasi sigaw, kahihiyaw, celebration. Buong mundo magtataka, kakaibang okasyon. Itaas ang kamay, sumigaw ng hoy. Ito ang araw mo, bayaning Pinoy. Sa matapid ay ito ay nagpakita ng husay dito sa liga ng hindi suho ko din ang pakalila. Sa inspirasyon, karagdagan lakas. Salamat ang mga kayo sa tamang landas. Kami sa inyo ay saludo, saludo. Walang bahay sumuko, walang plano gumuho. Nagkumpay na walang iba, binigay niya bagong puso. Hinarap lahat ng tuso, pati mga abuso. Natiling dapat sa pangarap hanggang naging uso. Ang buhay positibo, agresibo mismo. Kaya pinarangalan siyang bayaning Pilipino. Tapas doko kahit panghodi na bigodi na lito di huminto. Inabot niya ang ginto, ngayon taimik na lahat ng kritiko. Bukang bibig na rin nila ang mga hirit mo. Hanggang nag-trending ang daming likes, di na makalimutan. Front page, headlines, hanggang sa kanto, laman ang kwentuhan. Pagkasa'y pinagsaluhan, pero di nagpupusan. Binigay ng lubusan hanggang sa huling hantungan. Buhay na buhay, walang humpay, tagumpay. Sa matapid ay tunay na nagpakita ng husay dito sa liga ng buhay. Mga kampiyon, mga takilang, hindi sumuha kundi nagpakalila. Sa inspirasyon, karagdagan lakas. Salamat dumaan kayo sa tamang landas. Kami sa inyo ay saludo, saludo. Sabi daw walang pag-asa, pero tinapos. Sabi daw imposible, pero di pa rin natakot. Sabi nila mahirap, pero nagpusige. Kaya lahat sila ngayon, sige lang sige. Nung lahat umurong, siya sumugod. Nung lahat lumubog, siya tinalunod. Napuko ang lakad sa tubig, pananampalataya. Diyos ang kanyang akim at kaya wala hindi kaya. Palaki ko, gusto ko, maging katulad mo. Yeah. May
kabila, hindi sumukundi ng paalila. Sa inspirasyon, karagdagan lakas, salamat dumaan kayo sa tamang landas. Kami sa inyo ay saludo, saludo. Ayun, good evening po sa ating lahat. Ayan, sa mga nanonood po. Hi, Sir Eric Lagmay. Ayan, si Sir Junjun. Hello po. Ma'am Marilyn from Oriental Mindoro. Ayan. At so, yung mga nanonood po ngayon, pwede nyo sabihin kung nasa place po kayo para makita ko po. Para makita naman natin kung hanggang saan umaabot yung reach ng session natin. Ano po? Ayan siya. So, hi kay Sir Dave. Ayan, kay... Ma'am Lovely. Ayan. Si Salvador Pearly, hello po. Ayan siya. So may audio po ba ako? Narinig niyo ako? Ayan siya. So magandang topic natin ngayon, although it's quite a short topic, pero I hope na may matutunan kayo dito. Kasi ano to, isa to sa mga importante na mga pwede nating maging discussions soon. Ayan po siya. Hi, Ma'am Fatima. Ayan, good evening. Si Ma'am Jonah nanonood from QC. Hello! Ayan, si Ma'am Keisha Joy from Laguna. At si Sir Harold from Zamboanga del Sur. Ayan, si Ma'am Connie from Tondo. May Kamsur, si Ma'am Sherlyn. Ayan siya. So, grabe ano. Meron pa ako nakita kanina from Singapore. Hello po sa mga taga-Singapore. Ayan, hi, Ma'am Sally from Valenzuela. Si Lovely Star from Bulacan. Ayan. Si Ma'am Marina from Paranaque. Hello po sa inyong lahat. Ayan, Sir Warren from Laguna. Ayan, so I hope marami tayo na natutunan from our discussion yesterday. I hope din na yung mga questions ninyo ay nabigyan natin ng sagot na maganda, no? Kumbaga, solid. Ayun siya. So, magkakaroon ulit tayo ng mga Q&A soon. At the same time, may mga topics din tayong ipopromote. Ito, kagaya nito. Dahan-dahan lang hanggang sa makagawa tayo ng magandang sistema para dito. Ayun siya. Si Sir Jerry Shero from Corinthian. Lapit ka lang pala rito, Sir Jerry, ha? Okay. So, simulan na natin itong ating topic. Ayan. Our topic tonight is about our money blueprints. Ayan siya. So, malaking factor itong money blueprint kasi dito tutukasin natin yung mga behaviors natin in terms of our kinikita. Ayan po siya. Ngayon guys, kumbaga parang ang concept po nito ay yung mga parang ano yan guys, parang pagkain ng isda. So yung laman, yun ang kinakain mo, yung tinik, yun naman yung tatapon mo. So may mga points ito na useful for you, may mga points din naman na not for you. Ayun siya. So, kung ano yung makita mong maganda, syempre, yun yung pwede mong i-acquire or pwede mong idagdag sa knowledge natin, di ba? Ayun yun. So, kung ready na po tayong lahat, okay lang po ba? Mag-type naman tayo, mag-comment naman tayo na I'm ready. Ayan. Sa mga nanonood po nito for the replay, ayan, hi po sa inyo. Ayan, magandang gabi o magandang umaga sa mga makakaparoon dito ng ating replay. Ayan siya. So, pasensya na po at medyo natagalan tayo ng pag-live tonight dahil medyo may inasikaso lang po tayo. And after nun, dun pa lang tayo nakapag-live. Ayan po siya. So, I hope everybody is doing well tonight. Nag-ingat po tayo, lalong-lalo na kung di naman kailangan lumabas, huwag po tayong lumabas. Ayan siya. So, let's start guys. Are you ready? Okay. So, simulan natin itong money blueprint.
sa isang kwento. Ano? Merong isang carpintero na itong carpintero na to, pagdating sa carpentry skills niya, talagang magaling siya, 100% experienced siya. Sa kabilang banda, kaya rin gumaganda yung mga trabaho niya, okay? Dahil meron din siyang tinatawag na tools. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong tools dito. So, syempre, si Carpenter, gamit yung mga ganda niyang tools, nakagawa siya ng magandang output. Tama? Walang pinagkaiba rin yan sa success, guys. So, itong story na to. Pero bago natin tapusin itong istorya, matanong ko lang kayo. Tingin ba natin, ano kaya yung nakapagbigay ng magandang output o ng success bilang isang carpenter dito sa taon na sa PowerPoint natin? Yung mga tools niya ba? O yung skills niya? Ayan. Ang sagot, actually, kailangan ay both. Ayan. Pagdating po sa success, sabi nga nito ni Mr. T. Harv Eker, okay, it's not enough to be in the right place at the right time. You have to be the right person in the right place at the right time. Parang si Carpenter. Kahit na anong galing niya sa pagkakarpentero, pero kulang naman siya sa skills, di ba? Kumbaga parang nasa right place ka nga, di ba? Pero nasa right time ka din, di ba? Parang sa ideal, nasa right place ka, nasa right time ka, pero hindi ka naman right person. Meaning, meron kang tools, pero wala ka naman ng skills. Tama? Hindi naman pwede na meron kang skills, pero wala ka rin tools. Di ba? Sa success, ganun din po. Kumbaga, nasa right place ka at nasa right time ka, pero dapat ikaw din yung right person. So, paano ba natin masabi na tayo yung right person? Actually, yan po ay hindi basta-basta sinasabi na, oh, ikaw, right person ka, ganito, ganito. Hindi po yun ganun. As a matter of fact, yan po ay may kinalaman pagdating sa basically sa attitude ng tao. Hindi siya papasok dun sa skill set. Kasi yung skills, guys, tandaan natin, natututunan yon basta ang attitude ng isang tao ay tama. Ngayon, sabihin na natin na ikaw ay natuto. Okay? Ikaw yung right person para sa business. Natuto ka, in-apply mo, nagkapera ka. Pero ganun din pala sa money management. Diba? Hindi rin pwede na nasa right place at the right time ka na nagkaroon ka ng pera. Sakto, ngayong taon na to, nagkapera ako gamit yung business ko. Pero problema naman, hindi naman ikaw yung right person para humawak ng malaking pera na yun. Gets nyo? So, ibig sabihin pala, pagdating din sa paghawak ng kinikita o paghawak ng pera natin, dapat din pala, may attitude din pala towards it. Nakakuha? Kasi iba yung attitude towards sales. Iba yung attitude na matuto kang magbenta o bumenta at humawak ng pera. Kasi may mga tao na malakas bumenta, okay? Pero pagdating naman ng hawakan ng pera, hindi naman sila ganon. Di ba? Although, yan ang next phase na if ever na tinrabaho mo si ideal, di ba, nakinig ka sa mga upline mo, sumunod ka sa sistema, tama? Kumbaga na meron kang right attitude to be the right person, and then after nun, kikita ka ng pera. Okay, paano mahawakan yung pera mo? Tama? So, this topic is just a foreshadowing of what will happen sa future. Meaning, ito mga small topics natin na to, ito po ay little hints dun sa big training na gagawin natin soon. Ayun po siya. And I hope dito sa mga hints or foreshadowing trainings natin na to, marami kayong matutunan. Ayun siya. So, mabalik tayo dun. Ibig sabihin pala, pag negosyante ka, dapat tama yung attitude mo, at the same time, meron kang skills. Diba? Meron kang skills that is the right set of tools, and then ikaw yung right person that is your ano naman, kumbaga yung personality mo para gawin yung negosyo. So ngayon,
next slide natin ay ayan. Para tayong masabi na tayo ay right person. Ang tanong ko sa iyo, kilala mo na ba ang sarili mo? Ayan, gano'n mo ba kakilala ang sarili mo? Alam nyo, guys, kapag kami, meron kaming mga pinapa-full-time ng mga members. Actually, ewan kong ginagawa pa to ng mga upline. Ano? Pero kapag ako, meron akong, baba, may nakita ako potential na leader. Minsan, inaaya ko yan sa baba ng condo kasi doon namin nilalagay yung mga staff house sa condo malapit sa office. Inaaya ko yan makipagkwentuhan sa baba, merong restaurant malapit kasi doon. So, inaalam ko kung ano yung strengths and weaknesses nung potential leader natin na yun. Saan siya magaling, anong background niya, bakit yun, ano pinaglaban niya sa buhay, okay, ano yung mga moment na feeling niya, nanghihina siya, bakit? Kasi pag dumating ang pagkakataon, alam natin kung paano i-motivate yung tao. Ngayon, ako yon sa ibang tao. Pero ang tanong ko, ikaw, kilala mo ba yung sarili mo? Okay? Paanong paraan? Okay? Ito, ano yung mga paniniwala mo? Ayan. Yung mga paniniwala mo, tingnan na lang natin towards, sabihin na lang natin pagdating sa business relationship. Ayan. Ikaw ba yung klase ng tao na mabilis mag-drop? Meaning yung meron kang member, kakasali lang, di ba? Tapos, nainis ka ng konti sa technical side, hirap na hirap ka magturo ng technical. Ang naging problema, bigla mo dinarap, di mo na pinansin, ang hirap mo naman matuto, bla 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 bla, nagagalit ka na. Pero hindi mo alam, na nung ikaw tinuturuan ka, ganun din na sakripisyon ng mga mentor mo sa'yo, ang hirap mo din turuan, pero kapag ka nagtuturo ka na, bakit ikaw napipikon ka pag hindi makagets yung kinakausap mo? Gayong yung mga upline mo, naman tinuruan ka naman, nagpasensya naman sa'yo. Di ba? Ngayon, ano yung mga, yung bang paniniwala mo na mabilis kang mag, kumbaga mabilis kang magsawa sa taong kausap mo? Okay, kumbaga para sa'yo, waste of time yon, di ba? Yung ba yung paniniwala mo na ang oras sa'yo ay mahalaga? Di ba? Actually, yan ay paniniwala lang naman ng isang tao. Hindi ko sinabi na paniniwala, yan ay paniwala na nating lahat. At ako, hindi rin naman din yon ang paniniwala ko. Ayan yan. Kasi, alam nyo guys, yung mga beliefs natin, yun kasi ang nagmomolde ng ating mga values. Okay? Yung mga paniniwala mo, yun ang nagdidikta kung ano yung magiging values mo. At yung mga values mo, yun ang nagdidikta ng mga decision mo sa buhay. Nakakuha ba natin? So nakikita mo yung nakikita mo yung pagkakatahi-tahi ng mga bagay. Halimbawa, kung ako ang paniniwala ko, kapag ka gumawa ako, na humataw ako, kailangan ibinibigay ko yung all out ko. Or sabihin na natin kapag ka, mayroon akong isang ginagawang bagay, nagsimula ako, gusto ko mayroong disiplina, maayos hanggang dulo. Kasi pag maayos yan, maayos yan hanggang dulo. Ayun yan. Ngayon, manganak yun. Manganak yun ng values mo. Diba? So ang mangyayari, maaga kang pupunta sa mga meeting mo, diba? Papahalagahan mo yung mga tao nagtiwala sa'yo, hindi mo sila basta-basta pababayaan, as much as possible, hanggang hindi pa sila marunong lumipad, talagang tutulungan mo silang lumipad. Kasi naniniwala ka na pag tama mo ginawa, tama rin sa dulo. So yung mga values mo, di ba, dun ngayon nanganganak. Nakakuha? At ngayon, yung mga values mo na yan, dun naman ngayon pumapatak sa mga desisyon mo sa buhay. Meron kang isang member na parang napanghinaan ng loob, di ba? Ikaw sa sarili mo, kumbaga parang committed ka sa mga members mo, yun ang paniniwala mo. So ang action mo, decision mo, gawin mo ang isang bagay, doon pupunta yon. Hanggang sa doon pupunta yung resulta na dahil minotivate mo yung member mo every time na siya ay nanghihina, hanggang sa tumibay siya after 6 months, after 1 year, after 2 years, after 3 years, di ba? Nakalipad siya ng maayos at ngayon, isa na siyang multi-millionaire dahil sa pagtitiyaga mo. Yun ang resulta ng simpleng belief na meron ka. Mapansin nyo, ang bawat paniniwala, values, at decision natin sa buhay, it sounds like or it actually, kumbaga parang, if we will picture it, parang sobrang liit lang niya. Di ba? Pero kasi, ang concept niyan, para po yung echo. Nakakuha po ba? Ito yan, pero habang papunta na papunta yan sa reality, okay,
papunta dito, lumalaki ng lumalaki yan. Hanggang papunta doon. Hanggang mamaya, yun na yung resulta. Bakit? Kasi yung action mo, tandaan natin, yung pang third step, aapekto yun doon sa tao na ginawan mo ng action. Diba? Kung ano man yun, kung positive man o negative man yan, e-epekto sa kanya yun. At pagka nakrating sa kanya yan, e-epekto din yun sa buong araw niya at baka maka-apekto rin yun sa mga tao na kakausap niya. So, it's nagsimula lang yun sa maliit na beliefs. Nakukuha po ba natin? So, ikaw, tanungin natin, ano nga ba yung mga beliefs mo? Kumbaga, ano yung mga paniniwala mo? Ayan, kahit sa personal, kahit sa negosyo, di ba? Ikaw ba yung klase ng tao na kapag ka inabutan ka ng pay-in, ng pera, okay? Kumbaga, naniniwala ka na hindi ka magpapasira dito, di ba? Kumbaga, parang pag inabot sa'yo yan, di ba, i-remit mo. Ngayon, may mga tao naman ang belief naman nila, okay lang, pagka ito, tinakbo ko, siguro hindi naman sila magagalit, bla 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 bla, yung paniniwala niya. Na manganak yun ng values niya, okay, na okay lang magtakbo ng pera, na ang ending nun, yung resulta, ay yun yung ugaling kalalabasan niya. Nakakuha po ba natin? O, pagdating naman sa pangarap, di ba? Ikaw ba yung klase ng tao na naniniwala ka na maaabot mo yung mga pangarap mo? Okay. Kung yun ang paniniwala mo, syempre, manganak yun ang mga values. Di ba? Ano yung mga values na ipapanganak niyan sa puso at isipan mo? Na yun ang magdidikta ng action mo at ng desisyon mo. Tama? Bakit may, ito lang ha, bakit may mga tao na mapansin natin na naghihirap sa buhay. Di ba? May mga tao naman na kabilang banda, makita mo na naghihirap sa buhay, pero mamaya gumiginhawa din naman ang buhay nila. Pero may mga tao na naghihirap sa buhay, pero bakit mahirap pa din ang buhay nila? 10 years after, 20 years after, pero bakit may mga tao naman na 5, 10, 15 years after, may nagbabago sa kanila? Bakit? Kasi, depende yun sa action na ginagawa ng bawat isa. Pero bago natin tignan yung action na ginagawa ng bawat isa, ano ba yung mga values nila sa buhay? As I remember clearly, meron akong na-meet na isang member before na kapag ka may problema siya, itinutulog niya lang. Okay? Actually, sa akin, stunning yun kasi it's my first time to hear na kapag ka may problema, tinutulog lang. Ngayon, ako, basically, pag ako may problema, gumagawa ako ng paraan, uma-action ako para masolusyonan ko yung problema ko. Hindi ako natutulog. So, doon ko nakita yung magkaiba namin point of view. Kaya pala, itong bago nating member na to, before, umabot na siya ng 40 years old. Pero parang sabi niya sa akin, parang wala siyang narating sa buhay niya. Parang hindi niya nakita yung success sa 40 years na nag-exist siya. So doon ko nakita na, ay kasi, brother, kapag ka may problem ka, hindi mo ginagawa ng paraan, hindi ka nag-solusyon. Natutulog ka kasi. Hanggang mamaya, mawala na lang yung problema, pero akala mo lang nawala, pero nagsanga-sanga na yun sa mga magiging problema mo. Di ba? So, yung mga paniniwala natin, ganun ka-importante pagdating sa success. Okay? Nakukuha niyo po ba ako? May manonood pa po ba? okay. So, okay. Medyo maganda tong mga pag-uusapan natin. So, sana magstay kayo hanggang mamaya. Okay. Ito pa, maganda, importante dito. How confident are you in yourself? Ayan. May mga tao na, di ba, parang gusto nila, pero hindi naman sila confident sa sarili nila. Di ba? May na-meet pa nga akong ganyan. May kinote pa na, the Bible verse, di ba? The spirit is willing, but the body is weak daw. Sabi niya gano'n. Sabi ko, brother, ibang context naman yun. Iba rin naman dito, di ba? Gano'n ba tayo ka-confident sa sarili natin na makukuha natin yung mga bagay-bagay? Actually, yan ay unang nagiging problema ng mga first-timers, di ba? At karamihan mga, hindi lang first-timer, karamihan mga bata na nag-join sa ganitong business. Ngayon, alam nyo, nangyari din sa akin yan kasi I started the business when I was 19 years old. Simple lang eh. Para maging confident ka, kailangan mo lang maging expert. Pag expert ka,
Okay? Hindi ka mawawalan ng confidence, 'di ba? Hindi ka mahihiya kasi alam mo yung pasikot-sikot ng business mo eh. Pag tinanong ka ng kahit ng mga pinakamahihirap na tanong regarding sa network, regarding sa legitimacy of your business, regarding sa beauty of your business, it is very easy to answer if you're an expert. Tama po ba? Ayun yun. So ikaw, i-rate mo yung sarili mo 1 to 10, di ba? 1 to 10, 10 highest, 1 lowest, gaano ka ka-confident sa sarili mo na magkatagumpay ka sa ideal? Di ba? Na magkatagumpay ka dito sa negosyong pinasok mo. Or magkatagumpay ka sa laban ng buhay, sa hamon ng buhay sa'yo. Kasi, alam nyo, naniniwala ako na lahat ng tao binibigyan ng opportunity para makaangat sa buhay at binibigay lahat yan ng itaas. Ang problema na lang natin ay kung paano ba natin ito aayusan at papagandahin yung mga opportunity binibigay sa atin. Di ba? Merong parable na ganyan, di ba? Actually, medyo biblical to. Na merong isang master na meron siyang tatlong servants. Okay? Yung tatlong servants niya, binigyan niya ng mga talents, meaning yun yung mga tawag dun sa pera. Di ba? May binigyan ng, hindi ko na malala kung ilan yung specific, may binigyan ng isang talent, may binigyan ng tatlo o dalawa, tapos meron binigyan ng lima. Di ba? Yung limang talent, ang sabi ng master nila, aalis ako, pero pagbalik ko, gusto ko, naparami nyo yan, alagaan nyo ng mabuti. Ay, pinagkatiwala sa kanila yun. So, ngayon, yung may limang talent, okay, ang ginawa niya, pinarami niya, dumami yung talents niya, nag times 2 or times 3. Times 3, times 4, ganyan. Yung nakakuha naman ng dalawang talent, nadoble naman niya yung talent niya o yung pera niya. Yung sumunod naman na isa, natakot siya. Ang ginawa niya, nilagay niya sa lupa, inipon niya. Kumbaga parang, I mean, tinago niya, hindi niya inipon, tinago niya, nilagay niya lang doon kasi natakot siya na baka maubos, mawala, ganyan. Pagdating nung master nila for quite some time, ano, in-interview niya ngayon isa-isa yung kanyang tatlong servant. Yung binigyan ng lima, di ba, na times four niya, sabi niya, good, may faithful servant, di ba? Pinuri niya itong servant niya na ito. Sumunod, ito namang pangalawa, ganun din. Oh, good, may faithful servant, di ba? Yung pangatlo, nung tinanong na niya, although maganda naman yung paliwanag ng kanyang pangatlong servant, na natakot po kasi ako, baka pagkalitan niyo ako pagka nalugi, natakot po kasi ako kapag magalit kayo sa akin pagka walang nangyari dito sa talent na to. Alam mo, ang ginawa sa kanya, nagalit sa kanya yung master niya, pinalaya siya. Kasi bakit? Ang goal is, kumbaga, at trabahuhin mo yan dahil naniniwala naman ako na hindi naman ibibigay yung talents na yun sa servants kung wala silang opportunity or wala silang wala silang skills, wala silang potential para doon sa opportunity na ginawa niya, na binigay niya. Nakuha niyo po ba? So, ngayon, hindi yun ibibigay kung hindi mo kayang alagaan, hindi mo kayang palakihin. Okay? Kaya nga mapansin mo, mayroong binigyan ng lima, mayroong binigyan ng dalawa, mayroong binigyan ng isa. Kasi yun lang yung kaya nila simula eh. Pero naniniwala si master nila na kaya nilang palaguin yun. Nakakuha nyo? Parang ito ngayon. Hindi man tayo binibigyan directly ng itaas ng talents o ng pera in front of us. Pero binibigyan nila tayo ng pagkakataon. Actually, di bali nang wag kang bigyan ng pera, pero bigyan kayo ng pagkakataon. Mas importante yung pagkakataon eh. Kasi yung pera, pera lang yun. Pero yung pagkakataon, o yung tinatawag na opportunity sa English, yun yung magbibigay pa sa'yo ng mas maganda pa at mas malaki pang mga pera. Nakakuha po ba natin? So, ngayon, meron kang pagkakataon na makikinig ka ngayon, di ba? Nasa ideal ka, di ba? Gaano ka confidence sa sarili mo? Ikaw ba yung klase ng tao na papalaguin mo yung meron ka? Ikaw ba yung klase ng tao na dodoblehin mo? Okay din naman yun. O ikaw yung klase ng tao na matatakot ka, di ba? Yung confident level mo, 1 to 10, 1, di ba? Ibabaon mo sa lupa. Tapos, syempre, lahat tayo ay magsasulit after natin matapos sa mundong ito. Tatanungin ka, anong ginawa mo sa mga opportunity na binigay ko sa iyo? Tama. Yung opportunity na yan, binigay yan sa iyo para baguhin yung buhay ng
ng anak mo, di ba? Buhay na mga mahal mo sa buhay, pero nagpadala ka ng opportunity, anong ginawa mo? Di ba? How confident are you in yourself na kaya mo magtagumpay? Di ba? Yung mga beliefs mo, di ba? Okay. How well do you relate to others? Di ba? Paano ka nakikipagkapwa naman sa iba? Hindi naman pwede na magaling ka sa sales, magaling ka sa business, pero sablay ka naman pagdating sa pakikipagkapwa-tao. Di ba? Kasi tandaan natin, ang pera, pera lang yan, pero yung taong kausap natin, yung relationship natin doon, sa mga business partner natin, yun yung pinaka-core nitong negosyong ito. Pinaka-core, pinaka-importante. Tama? Ang totoo, ato sabihin ko sa inyo, mawalan man ako ng pera ngayon, pero nandyan ang mga tao, okay lang. Bakit? Kasi yung pera, pera lang yun. Tama, yung tao, yung relationship nyo, yung partnership nyo, di ba, yung loyalty, di ba, yung commitment nyo sa bawat isa na gawin ng isang bagay papunta sa ikaangat nyong lahat, ang pera resulta lang. Tama? Kaya importante rin na tayo ay marunong makipagkapwa sa ating mga business partners. Ano po? Ayun po siya. So, ito talungin ko kayo. Ito sobrang importante itong tanong na to. Do you truly feel that you deserve wealth? Ayan. Naniniwala ka ba talaga na deserve mong yumaman? Ayan. Guys, kayo, naniniwala ba kayo na deserve mong yumaman talaga? Kasi alam nyo, may mga tao na tono sila humataw sa business natin, pero hindi sila naniniwala na yayaman o magbabago ang buhay nila. Kaya parang ang bigat trabahuhin ng isang bagay. Parang hirap. Paano kasi, kahit ano katawang gawin mo, pero hindi naman kumbinsido ang mind mo na makakausad ka. Okay? Kumbaga parang yung action papunta sa dito, okay? Yung isip papunta naman dito. Parang iniisip mo, teka lang, aatras ako, pero umaabante ka. Ang hirap nun. Mahirap lokohin ang sarili. Tama? Ito pa, next. What is your ability to act in spite of fear, in spite of worry, in spite of inconvenience, in spite of discomfort? Ayan. Ay, itong mga to, may kinalaman dito sa beliefs and values din natin. Ano? Kumbaga parang, sinecheck natin. Kumbaga parang, ang tawag natin dyan ay, kumbaga, nagiging aware tayo kung ano nga ba yung itong mga bagay na ito para makilala natin yung sarili natin. Okay, meron tayong term dyan, nakalimutan ko na. Sa mga leaders, so pwede ba tayo mag-chat dyan? So kung ano yung term natin doon. Meron tayong term doon eh. Yun, alala ko na, dinadiagnose. Ayan. Dinadiagnose natin, kumbaga parang sa mga doktor, di ba? Dinadiagnose nila kung ano yung problema, kung ano yung, kaya bakit ka may sipon, di ba? Bakit masakit ang ulo mo? Anong root, di ba? Anong problema? Dito sa atin, ang dinadiagnose naman natin, yung pagyaman mo. Bakit hindi ka pa yumayaman ngayon? Di ba? So, yun yung mga tanong na yan. Balikan lang natin to, ano yung mga tanong kanina. Yan, yung mga tanong na yan, sagutin mo ito. And then, ito pang isa. And then, ito pang isa. Yan. Kasi alam nyo, ang pagyaman po ay hindi lang ito basta isang instant na sumali ka sa isang opportunity, then afterwards, bigla kang nakaangat dahil sa opportunity. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, you have to be the right person in the right place and in the right time. Nakakuha po ba? So, how to be the right person? So, check mo to, di ba? Ano yung kakayahan mo na umaksyon kahit natakot ka? Di ba? Ano yung kakayahan mo na umaksyon kahit nagwo-worry ka? At kahit na hindi ka komportable sa ginagawa mo. Okay, nakakuha nyo? So, ito yan. Hindi ka nga, balikan natin yung kanina, hindi ka nga confident, di ba? Pero nagpaka-expert ka. Pero yung pag-aaral sa business, pakikinig pa ulit-ulit ng business presentation, pakikinig na itong mga sessions natin, at walang sawang paulit-ulit na pakikinig ng mga training sa YouTube hanggang ma-master mo at maging expert ka. Medyo hindi po 'yon
masarap na gawain. Kumbaga, may discomfort dun sa area na yon. Kasi pwede naman natulog ka na eh. Pwede naman na nanonood ka na lang ng Netflix eh. Pwede naman na nanonood ka na ng mga vlogs ng mga YouTubers eh. Di ba? Pwede naman na naglalaro ka na lang ng Mobile Legends eh. Pwede naman na ang sarap na lang sana ng pagkain mo kahit hindi ka na lang nag-aaral eh. Tama? Hindi ba na-aaral yung IBP eh, di ba? Ang sarap naman ng pagkakahiga mo, di ba? Nag-siesta ka na lang. So bakit natin ginagawa yun? Ano yung ability natin na gawin natin yun kahit hindi komportable? Di ba? Ano yung ability natin doon na kahit takot tayo, di ba, may duda tayo, pero nagpapaka-expert tayo hanggang sa mawala yun. Hindi po yun madali. Pero kaya mong gawin. Kasi, yung mga bagay na yan, yun ang magsasabi sa atin, kung deserve nga ba talaga natin yumaman. Yun yung attitude inside. Eh. Nakakuha nyo. So, may pag-uusapan natin yan. Okay, so next. Ayan. Can you act when you're not in the mood? Ayan. Kaya mo bang humataw? Kaya mo bang magtrabaho kahit na wala ka sa mood? Take note, pwede mo rito i-apply sa mga day jobs po ninyo. Pero alam naman natin na wala namang yumaman na empleyado sa pagiging empleyado. Ayan. Actually, meron talaga, pero sobrang konti. Yun yung mga sa tuktok ng kumpanya. Diba? Pero the rest, actually, ang nakita ko lang na yumaman sa pagiging empleyado na nakilala ko, mga tatlong tao lang. Pero the rest na nakilala ko, sa dami ng mga nakausap kong tao, the rest sila hindi. Diba? And alam nyo, ang isa rin na problema, kaya hindi rin natin makuha yung mga pangarap na gusto natin, kasi minsan may attitude tayo na pag wala tayo sa mood gawin ang isang bagay, wala tayo sa mood humataw, eh ayaw na natin. Mabilis tayong maging moody, di ba? Hindi ko feel ngayon, wag muna. Mga ganyan, di ba? Kaya ang nangyayari, hindi ko makulo yung tubig kasi patay sindi ng patay sindi. Ayan po yan. So, guys, itong pinag-uusapan natin, ito pa lang to, yung tinatawag natin na mindset. Okay? Kasi, ito po ay tahi-tahi papunta sa success eh. Tahi-tahi din para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. And yung mga bagay na gusto mo, lahat yon may value, may cost. Okay? May presyo. At yung kikitain mo dito, yun yung possible na ipambili mo ng mga bagay na yon. Kaya bago ako kumita ng sobrang laki, tinatanong kita nito mga bagay na to. Okay? Bago mahawakan yung madaming earnings na papasok sa'yo ngayong 2020 at 2021 hanggang dulo, eh sagutin mo muna na maayos itong mga tanong na to. Nakakuha po ba natin? Ayan. So, okay. Yung tipong pagod ka na, di ba, galing ka sa trabaho, ang dami mo nang iniisip, di ba? Pero, pinark mo muna lahat ng trabaho na yun na iisipin mo sa trabaho kasi, syempre, hindi naman na yun. Bayad ka lang sa oras na pumapasok ka. Okay? Then, after mong lumabas ng trabaho mo, ako ang suggestion ko sa inyo, ito, sinasabi rin ito mostly sa mga seminars. Kung ikaw ay nag-work, may mga tao naman na inuuwi nila sa bahay nila yung trabaho nila. Walang masama doon. Walang masama doon. Actually, it's a good mindset din at na kumbaga parang ganun ka committed sa trabaho mo. Pero, kung ikaw naman ay committed sa mga pangarap mo, okay? Kumbaga, kung may iuuwi kang trabaho, na pwede mo naman trabahuin bukas para makapag-commit ka dun sa next business mo after your work. Di ba? Iwan mo muna yon, okay? Kasi, kumbaga, kung 8 to 5 ang pasok mo, hanggang 5 o'clock ka binabayaran, di ba? 5:01, doon ka magligpit ng gamit mo, umalis ka na ng office, di ba? Then after nun, focus ka na sa next business mo. I don't know if some of you will disagree with me, okay? Pero, tanong ko lang po sa mga mag-disagree kung sa tagal mo na bang ginagawa yon? Naabot mo na ba yung mga pangarap mo every time na nag-uwi ka ng trabaho sa bahay nyo? Naibili mo na ba yung anak mo ng paborito niyang laruan na remote control car na T35 sa mall? Every time na inuuwi mo yung mga trabaho mo sa bahay. Diba? Yung mga panahon na every Sunday, diba? Ano na,
batawag dito, yung konting araw na lang ay sahod na, pero ubos na yung laman ng pitaka mo. Ano tama? May tawag doon eh, may term doon, nakalimutan ko lang. Di ba? Yung, basta yon. Tatlong araw na lang bago ang sahod, wala ka ng pera. Di ba? Nasa simbahan kayo Linggo, paglabas mo na simbahan, yung anak mo nagtuturo ng Jollibee. Di ba? Anong ginagawa mo? Pinipingot mo pa. Sabi ko sa'yo, kumain ka sa bahay ng noodles, ayaw mong kumain, kanina pa kita pinapakain. Di ba? Ngayon, kung yan ay nangyayari pa sa'yo, at yon pecha din peligro, thank you Sir Edmer, no? At hindi mo mabili yung mga bagay na paborito ng mga anak mo, kahit paminsan-minsan lang. Eh, tapatin kita ngayon. Eh, wag ka na mag-uwi ng trabaho mo sa bahay nyo. At asikasuhin mo na lang itong negosyo natin. Nakukuha. Kasi at the end of the day, yung trabaho mo, okay yan. Walang problema dyan. Pero wag na wag ka tatalikod sa pangarap mo para sa pamilya mo. Tama? Ayan yan. So, kahit napagod ka na, wala ka sa mood, ang dami mong iniisip, ipark mo muna yon. Kasi bakit? Hanggang 8 to 5 lang naman pwede isipin yun eh. Diba? Focus tayo sa positive. Focus tayo sa magandang business. Focus tayo sa ideal prime. Tama? Kasi, ito yung extra natin na pwedeng magdagdag. Okay? At makapagbago ng buhay natin pagdating ng panahon. So, ikaw, tanungin kita, nanonood ngayon. Can you act when you're not in the moon? Diba? Yan ba ang, kumbaga, values mo pagdating sa negosyo pinapasok mo? Okay? So, I hope marami kayong napupulot ngayon, ano? So, next. Bakit ko nasabi yung mga yan? Kasi your character, your thinking, and your beliefs are a critical part of what determines your level of success. Kumbaga, kung sa mga tinanong ko kanina, ipang kalahati lang ang sagot mo, 1 to 10, eh hanggang 5 ka lang, yung iba 4, yung iba 3, di ba? Baka yung iba 2, di ba? Yun lang din yung mararating mo pagdating sa level ng success. Kasi ang success, malaki din po ang hinihingi niyan sa atin para makuha din po natin yan. Di ba? Ilang sleepless nights, ilang pagpapasensya, ilang puyat, ilang pawis, ilang gutom. Di ba? Ilang sakripisyo ang kailangan mong tiisin. Ako, every time na mayroong member na sinasabi niya, Sir Gerald, dito lang ako sa network, nagutom, napuyat, at napagod ng ganito. Ito yung mga nag-work sa Makati, nag-work sa BGC, nag-work somewhere in Metro Manila, pupunta sa office, makikipag-usap, ganyan. Sir, ganito ba talaga? Kasi hindi ko talaga na-experience to before. Ngayon lang ako naka-experience ng ganito. Ngayon, ang sagot ko sa kanila, Sir, ma'am, kung naranasan mo na yan ngayon tapating kita, kaya mo naman hinahataw to kasi una-una sa lahat, alam mo sarili mo na yung currently na job mo ngayon, hindi mabibigay yung pangarap mo para sa pamilya mo. Correct? Opo, tama po. Ngayon, ma'am, pili ka. Dito ka mag-sacrifice, nandito ka lang sa Metro Manila, mamaya pag-uwi natin, na-miss mo yung anak mo, di ba? Akyat ka sa... pag-uwi mo sa bahay mo, kumakain ka, na-miss mo yung bigla yung anak mo, akyatin mo sa kwarto niya, makikita mo, tutulog nandun. Di ba? Makikita mo nandun. Tapos, kinabukasan, umataw ka ulit, di ba? Uuwi ka, makikita mo, nandun yung mga mahal mo sa buhay. O, nasa abroad ka, doon ka nag-sakripisyo. Walang masama sa pag-abroad, ha? Okay din yun. Kumbaga parang isa rin yun sa mga magagandang ways. Pero since andito ka ngayon sa Metro Manila at feeling mo nagko-complain ka na dito ka lang napagod na puyat sa pag-network, di ba? Pero makita mo naman na may mga resulta, dahan-dahan, yes, kasi gano'n naman talaga, pili ka. Anong sacrifice ang mas gusto mo? Yung andito ka, na anytime, na mo gusto umuwi, may kita mo anak mo, may kita mo asawa mo, o nandun ka sa malayo na sa Saudi ka, di ba? Nandun ka sa malayong lugar ng Middle East or kahit saang lupalop ng ibang bansa na wala kang magawa pag nanimiss mo yung anak mo. Wala kang magawa. Ito totoo. Pag nag-abroad ka, papapagod ka, mapupuyat ka din naman. Magugutom ka din naman. Magsasakripisyo ka din naman. Parehong sakripisyo, oo, pero ikaw, nandito ka ngayon. Tama. Nagigets niyo ako. So, ngayon,
yung mga somehow nagko-complain sa akin dati sa office, nakikipag heart to heart sa akin. Dahil ko sinasabi sa kanila to na hindi mo naman tatrabahuhin ng 10 years, hindi mo tatrabahuhin ng actually kahit nga 5 years ng ganyang level. 1 to 2 years lang na pag-build. Then makakaramdam ka na ng ginhawa. 1 to 2 years, I guarantee you guys. Yung iba hindi nagawa ng 2 years yan. Yung iba, dahil sa hataw, nagawa nilang 6 months. Yung iba, nasa shortcut nilang 8 months. Di ba? Depende sa tao. So, itong mga bagay na tinanong ko sa inyo, sana, mapag-isipan natin, ano, na kasi, ganun ka-importante yung karakter ng isang tao towards his or her success. Yun yun. Kung paano ka mag-isip, di ba, paano, kung ano yung mga paniniwala mo, yun ang maging, ang anak nun ay yung mga action mo at mga decision mo. Kaya kung ano yung meron ka ngayon, ito sinabi to ng isang magaling na MLM mentor. Ano? Sabi niya, 80 to 90% ng nangyayari sa buhay mo ngayon, deserve mo. 80 to 90%. May mga bagay na hindi mo deserve na mangyari sa'yo, pero binigay yan sa'yo para subukin ka. Okay? Pero maniwala ka, 80 to 90% niyan, deserve mo na mangyari sa'yo. Bakit? Kasi ikaw ang nag-decide kung bakit ka nakarating doon. Nakakuha nyo? Alin man yun, keso maganda o keso pangit, may mga decision yan. Halimbawa, sabihin na lang natin, hindi ko naman po nila lahat, ano, pero sa mga tao na may mga relasyon, may mga karelasyon. Minsan, sa una mong relasyon, di ba, medyo ma-pride ka, andun yung galit mo, pagka nagalit ka, galit na galit ka talaga. Ngayon, ang nangyayari, dahil sa sobrang bugso ng damdamin, nakakapagsabi ka ng mga bagay na hindi mo dapat sabihin, na pagsisihan mo sa dulo. Di ba? Imagine mo, 2 taon na, 3 taon na, 5 taon na, 10 taon ka lang single. Simula nun, mahal mo pa rin yung ex mo na yun. Pero ang malupit, hanggang ngayon, nagsisisi ka pa rin na bakit mo sinabi kasi yun? Nakakuha mo ba? So, bakit mo sinabi yun? Kasi nag-decide ka na sabihin yun eh. Kasi yun yung character mo, yun ang paniniwala mo at that time, yun ang thinking mo, at yun ang sinabi mo based on your action, yun ang nangyari na kayo balik kayo. Tama? O, pagdating naman sa mga failed ventures, diba? Failed financial activities natin, nasanay tayo na lahat madali sa atin. Gusto natin lahat madali. Ang ending, nagkaroon ka ng pera na ano ka naman, na kumbaga parang ang bilis mo convincein sa mga bagay na mabilis ang pera, pero mabilis din mawala ang pera mo. Diba? Dahil ang selling point mo, ang mentality mo, ang character mo, ayoko mahirapan ako. Diba? Okay lang mahirapan sa simula. Sa dulo, sumasarap naman kung tama ang pagkaka-build mo dito sa ideal. Pero minsan kasi, ang pangako ng mga scams, dito sali ka, pero mo, kusang lalago, wala kang gawin. Sabihin nila, dito hindi mo kailangan mag-invite, pero ini-invite ka niya. Diba ganun? Diba? Alam ba, hindi pwede mag-invite, pero ba't ka nagpo-post online? Bakit ka nag-i-invite, di ba? Sabi mo, no need to invite. So, may mga tao na ang character nila, ang belief system nila, ang thinking nila, at action nila, dahil gusto nila lahat madali, ang inaarap nila yung madali, ayun, mabilis silang natitinik sa mga maling desisyon. Kayo ng level of success na meron sila. Diba? So, ganun ka-importante ang character. Yung mga nakikita nyo na mga millionaires club natin, diba? Walang tsumamba dyan. Lahat yan, nakita ko ang pagsisikap nila dahan-dahan hanggang makarating sila, magkaroon sila ng sakyan, makaipon sila ng pera. Tapos pag nag-meeting kami, natuwa sila, direct may check-in ako, tsumeke ako ng 50,000 sa linggo. Diba? So ako naman, sa isip-isip ko, kailangan ko rin i-hold yung feelings ko kasi kumbaga parang pagka nagsigawan kami dun sa Starbucks, diba? Grabe, iba talaga, diba? Parang sabihin ito, mga may ingay, diba? Pero alam mo, ano to lang, every time na may nagsasabi sa akin, ako deep inside, bago ako matulog, nakangiti ako, na meron akong isang taong natulungan, naturuan, na kumita ng 50,000 ng isang linggo. Nakikitaan niya dapat ng 5 buwan yon. Okay? Kung sa ibang, kumbaga sa normal job niya yung tatrabahuin, diba? Yung iba nakita ko na yung commitment na nag-i-start pa lang sila, simula dun sa
simula doon sa probinsya nila, magbubus yan para umabot lang sa IBP namin sa office, di ba? Tapos, makikinig pa ng training yan, makikitulog pa yan doon sa condo na tinitira ng mga apply nila. Kahit sa lapad lang matulog yung mga yan, okay lang sa kanya. Sabi ko, hindi ba lumalamig yung likod mo dyan? Bigyan nyo ng ano to, ng sapin sa likod. Hindi direct, okay lang. Hindi, bigyan mo pag inubo ka. Baka hindi ka makabangon bukas, masakit sa likod yan. Di ba? Nakita ko yung mga yan na dahan-dahan silang nagbibigay ng mga malulupit nilang mga efforts, yung mga paniniwala nila na kahit mahirap, laban lang, di ba? Kahit hindi komportable, laban lang. Meron din tayong isang, hindi ko rin makalimutan to, kung kilala niyo si Sir Kenneth, di ba? Ako kasi, mahilig akong mag-celebrate ng mga bagay-bagay weekly. Di ba? Humataw kami ng isang linggo, Friday ngayon, tara, punta tayo sa keto, kain tayo, manood tayong sine, ganyan. Madalas lagi ko nangyayaya si Sir Kenneth every Friday or every, basta once a week yon. And most of the time, lagi niya akong tinatanggihan. Alam mo, sagot niya sa akin, kasi bro, gigisig pa ako na maaga bukas, 5 a.m. Nasagutin ko pa yung mga inquiries ko. So, masama naman siya. Pero, may mga times din na may pinapriority din niya talaga yung business. Alam mo, natuwa ako sa taong yon kasi sabi ko, grabe din ang commitment talaga nitong taong to. No? Kumbaga, as in 24/7, nakapokus siya sa goal niya. Ayun siya. Ako kasi, ako yung klase ng tao naman na once a week, kailangan kong mag-relax. Kailangan meron akong isang araw na magre-relax talaga ako. Ayun yun. So, ganun yung working flow ko sa network sa magsasampung taon ko dito sa negosyong ito. Kaya, anong nangyari, lagi pa rin akong hindi ako nagsasawa, hindi ako nauumay kasi I have my relaxing day. Ayun yun. So, ngayon, syempre, iba rin naman yung belief system ng ibang tao. Di ba? Kaya no wonder, makita mo, check kasi ng malaki. So, kaya mapansin nyo dito sa topic natin, ang sabi dito, critical part na nagde-determine ng level ng success mo. Ikaw ba yung star na walang kinang, kagaya nyo sa baba? Di ba? O ikaw yung star na sa pinakatuktok na ang daming kinang. Bakit? Kasi ang dami niyang dinaanan na mga right decisions. Okay? And nangyari yung right decisions na yon because of right values and right beliefs. Total, ang binubuo nun, yung character mo, ikaw bilang isang tao. Nakakuha po ba? May mga member naman na tumeke lang ng 2K one week. Ay, naka-checky ako ng 2K ngayon isang linggo. Next week, hindi mo na ako hahataw kasi may pera pa naman ako eh. Pag naubos na yung 2K ko, saka na ako hahataw ulit. May mga ganun, di ba? Yun yung level of thinking nila na, kumbaga, hindi sila nag-iipon. Hindi sila nagbibigay ng extra mile na kung ako kumita ngayon ng 2,000 ngayong linggo, gusto ko next week 4,000 to. Kumbaga, hindi sila nag-i-step up. Doon lang sila umiikot. Pinag-tsatsagaan nila yung 2,000 isang linggo, 2,000 isang linggo. Hanggang maubos sa kahataw ulit. May mga ganyan, especially sa mga first time, nangyayari din yon. Di ba? So, ngayon, kaya hindi ka pa yumayaman, tatapatin na kita, kaya hindi ka pa yumayaman ngayon kasi yung karakter mo hindi pa pang mayaman. Nakakuha po ba? Kung nasaktan po yung iba, yan po ang totoo. Okay? Siyempre, may mga totoo na sadyang masakit po. Ayan yan. Kaya hindi ka pa yumayaman ngayon kasi yung character mo, yung thinking mo, yung belief system mo, hindi pa pang mayaman. Nakakuha po? Ayan siya. So, ngayon, tuturuan ko kayo as we go along dito sa pag-uusapan natin. Paano nga ba yung mga thinking ng mga mayayaman din? Okay? So, ayan. Ano yung wealth principle na tinatakal natin dito? Your income grows only to the extent you do. Ibig sabihin, yung income mo, yung check na papasok sa yung weekly dito sa negosyong pinasok mo, ay magde-determine din kung ikaw ay nag-grow ba sa business mo. Hindi ka pwedeng tsumeke ng 100,000 per week nang hindi ka marunong mag-training. Naku ha? Hindi ka pwedeng tsumeke ng 100,000 a week, 200,000 a week, kagaya ng mga M-Club natin, kung hindi ka marunong mag-present.
Di ba? At hindi ka rin pwede kumita ng 100,000 a week, that is 400,000 a month, kung hindi ka focus. Nakakuha po ba? Ayan. Hindi, may, kumbaga, hindi ka expert sa field mo. Di ba? Tapos, medyo, dahil hindi ka expert, hindi ka confident, panagsalita ka, alam nung kausap mo na hindi mo alam yung sinasabi mo. Di ba? Kaya nga, ako, challenge ko ang bawat isa na nanonood ngayon from all over the world, na although mahirap paraalin ang ideal, minsan nakakatamad kasi imagine mo, papanoorin mo yung mga video namin. Di ba? Na may dalawang oras, may isang oras, paulit-ulit hanggang makamisado mo. Actually, hindi madali yun ha. Ang hirap nun. Hanggang sa na-memorize mo na. Mamaya, nagugulat ka, nag-try ka mag-present, akala mo, ginagaya mo talaga yung nag-present sa YouTube. Nagagaya mo na siya magsalita. So ngayon, ang tingin nung kausap mo, grabe naman, ang galing naman magpaliwanag nito. Nagugulat ka, nag-paindigla yung kausap mo. Di ba? Bakit? Kasi una muna, in-undergo mo muna kahit hindi komportable, okay lang, basta maaral ko. Kahit hindi ko feel, kahit pagod na ako, manonood pa rin ako. Pag-aaralan ko pa din yan. Bakit? Kasi pagdating na nung i-exercise mo yung natutunan mo, magaling ka na. Expert ka na. Kaya, as long as nag-grow ka dito sa negosyong pinasok mo, dito sa ideal, ganoon din po mag-grow ang income ninyo. Nakakuha po. Ayun yan. Kaya, alam nyo, huwag natin lagyan ng takip ang mga sarili natin kung hanggang saan lang tayo dito sa ideal prime. Kumbaga parang, ay okay na ako sa ano, sa loading, ay okay na ako sa prospecting, ayoko mag-training, ayoko makipag-usap sa ibang tao. Di ba? Huwag ganun. Kumbaga parang, dapat ang mindset natin dyan, para kumita ako ng 20,000 a week, dapat magaling ako mag-present. Paano ba yan? Naaralin ko yan 100%. Paano ba yan? Yun ang attitude. Diba? Kasi totoo, imagine nga natin to ha, may mga tao nga na para yumaman lang, ipapasok pa sa mga illegal. Diba? Magbebenta ng mga illegal na mga bagay-bagay. To the point na minsan, ang binibenta pa nila yung sarili nila. Diba? May mga ganyan. Para magkaroon ng pera. Diba? Ikaw, aaralin mo lang yung IBP, ayaw mo pa. Diba may mga ganyan na minsan may mga mababalitaan ka na may mga tao na nagpakasal para sa pera. Diba? Bakit nila ginagawa yun? May mga tao, kung pwede naman sila magpakasal sa mahal talaga nila. Diba? May mga tao naman na pumapasok sa illegal businesses. Diba? Bakit may ganun? Although, dahil panisariling paniniwala nila yun, ikaw, may mga tao nga eh, imagine mo ha, ikaw nga ang gagawin mo. Mag-aaral ka na lang ng IBP. Matuto ka na lang mag-present ng maayos. Yun na lang. Sobrang dali nun, guys. Kung kumpara doon sa mga ginagawa ng iba. Tama? Yung iba kailangan pa magsapalaran sa malayang lugar, lagpas pa ng Pilipinas. 10 taon, 20 taon. Tama? Ayun yan. So, ayan. So, alam nyo, guys, yung income mo, yung success mo dito ay aangat. Depende sa pag-angat mo rin dito sa negosyong ito. Lagi po magsasabay yun. So parang ngayon, especially yung mga bago na ikinig ngayon, wala kang pakilikita kasi wala ka pa masyadong alam. Pero habang natuto ka, nakikinig ka sa mga mentor mo, di ba, may mga strategy na ina-apply, marami ka nangutunan, magulat ka, yung income mo maangat din. Di ba? May natunan ka ulit, aangat din. May natunan ka, aangat ulit. Kaya, hindi pwede na maging stagnant ka kung ano man yung ikaw ngayon, especially yung mga nakapag-step up na, di ba, yung kaya na mag-present. Diba? Kung kaya mo na mag-present ngayon, maniwala ka kapag ka nakapag-training kayo ng effective, mas lalaki ang cheque mo. Totoo po yan. Ayan. So, kung nakapag-training kayo ng isa, dalawang tao, kung kaya mo na mag-training ng 100 tao mahigit, mas lalaki lalo ang cheque mo. Nakakuha? Ayan po yan. So, totoo itong wealth principle na to. Your income grows only to the extent you do. Pag nag-grow ka, susunod din ang income. Kasi po, ang pera ay resulta lamang ng ating mga ginagawa. Nakakuha po? Okay. So, ngayon, pag-usapan natin. Bakit nga ba importante itong money blueprint? Pag sinabing money blueprint,
ito yung sistema mo, okay, parang ito yung guide mo kung paano ka maniniwala doon sa income mo. Alam mo rin ba na kaya karamihan sa inyo ay hindi maka-all out dito sa negosyong pinasok natin kasi may mga paniniwala din tayo na sablay. Totoo po yun. Mamaya, pag-uusapan natin yan, yung mga sablay na paniniwala na yan. Ano, na kailangan natin tanggalin sa inyo yan para, kumbaga, yung mga pabigat sa'yo, dahan-dahan mawala. Okay? So, tuloy na natin itong ating discussion. Ayan. Bakit importante ang money blueprint? Tandaan natin, bakit importante ang itong sistema na to na meron ka sa utak mo para gabayan ka sa paghawak ng pera? Itong isang example na to. Naalala mo ba nung ikaw ay bagong tanggap sa trabaho, tapos isang taon, dalawang taon, tumaas ang sahod mo kasi ikaw ay na-promote? Naalala mo yan? Nauna, below minimum ka or minimum ka lang, di ba? Tapos so na-promote ka, naging above minimum ka, tumaas ang sahod mo. Hanggang sa tumaas ulit ang sahod mo, tumaas ulit ang sahod mo, hanggang kapag napopromote ka na napopromote, pero ito napapansin mo. Habang tumataas ang sahod mo, tumataas din ang mga gastusin mo. To the point na ito, totoo din to, ha, marami din ako nakausap na ganito, na mas nakakaipon pa sila nung panahon na maliit ang kinikita nila. Okay? Kesa ngayon na malaki na ang kinikita nila. Ayun, mga ganun. Bakit? Kasi imagine mo, ha, yung mindset kasi, nung tao na nagkaroon ng malaking pera, hindi pa siya ready para alagaan yun. Kagaya nito, anong ginagawa nung iba na nag-work na napopromote, di ba? Pag napromote ka, pupunta ka sa mall, especially, diba, sa mega mall, di ba? Misa sa Trinoma, may mga ganyan. May mga namimigay ng ano, namimigay ng libreng popcorn, may mga namimigay ng libreng headset, namimigay ng libreng payong. Ano yon, ma'am, mag-sign up ka dito. Sir, mag-sign up ka dito, credit card. Pag na-approve ka, meron ka credit card, sir. Ano bang work mo? Meron valid ID ka ba? May ganito ka ba? Pag nag-sign up ka lang, sir, may libreng payong ka na. Eh, ikaw naman, din lumuuran sa labas, hindi ka ganda ng payong, kalalaki mong tao, talaga, libreng payong. Nag-fill up ka ngayon. Wala kang kaalam-alam na na-approve ka, dumating yung credit card mo, binigyan ka nga ng credit limit ng credit card company na 60,000 pesos. Eh, dahil ikaw naman, feeling mo, grabe, meron ako 60,000, swipe ka ng swipe ngayon. Tama? Diba? Anong nangyari? Anong ending? Ayun, nabaon ka sa utang. Diba? Or kung hindi man credit card, tumaas ang sahod mo, diba? O sabihin na lang natin na na-promote ka, diba? May nag-alok sa'yo ng loan sa pinakamalapit ninyong tawag dito, yung may mga co-op, diba? Nagpapautang. Yan nangyari, yung sahod mo na for the next 6 months, 1 year, 2 years, pambayad na lang ng loan. Pero totoo, ng mga below minimum ka pa lang, gulay-gulay lang, nilagang gulay lang inuulam nyo, gulat ka, nakakaipon ka pa. Tama? Bakit? Kasi, hindi pa ready yung character mo at that time to absorb that kind of money, to be disciplined at that time. O imagine mo to. Ito pang isa. Nabalitaan nyo ba to yung mga nananalo sa loto? Ayan. Karamihan sa mga nananalo sa loto, bigyan mo sila ng 5 to 10 years. Ha? Ito mga nasa 90% ito ng mga at ng sa statistics, ano? 90% ng mga nananalo sa loto bumabalik sila sa dating buhay nila 2 to 5 years after nila manalo. Minsan may mga utang pa sila. Ito kagaya nito, itong sa GMA News. Si Mang Donnie, naubos ang napalalunan sa loob ng 3 buwan dahil sa bisyo. Pero nanalo siya. Alam ko na napalalunan ito parang malaki din eh. Million-million din eh. Hindi ko lang malala research niyo kung magkano yung napalalunan niya. Pero grabe. Di ba? Imagine mo. Nanalo ka ng million-million sa loto, pero 3 araw lang naubos mo na. At hindi lang siya yung example. Actually, pagka nag-research ka, ay in fact, alam ko, may mga napanood na rin kayo, di ba? May mga napanood ka sa balita, may mga nabalitaan ka, na
nung nanalo sila ng 100 million, 200 million, after 3 years, balik sila ulit sa dati nilang tinitira. Mas mahirap pa sila kung ano sila dati. Di ba? So, bakit ganun? O, ito pa, isa ko pang tanong. Bakit pagka yung mga mahihirap, o yung mga normal na tao, o yung, pag sinabing normal eh, yung mga rank and file, ayan. Well, normal naman talaga lahat ng tao talaga, di ba? Depende rin naman talaga yan sa tao mismo. Pero ba't karamihan ng mga tao na hindi mayayaman o sakto lang ang buhay nila? Bakit kapag binibigyan mo silang dakot-dakot na pera, milyon-milyon na pera, eh hindi nila naalagaan ng maayos yung pera nila? At nagiging, kumbaga parang bumabalik lang sila sa dating sila. Pero, pansinin mo to ha, may mga mayayaman na ubusin mo lahat ng pera nila. Isang click lang, sabi natin, nag-wish ka sa genie mo, wala ng pera tong si milyonaryong ganito. Magugulat ka, 1 to 2 years. Mamaya, milyonaryo na siya ulit. Nakakuha nyo? Anong pinagkaiba nung dalawang klaseng tao na yun? Na yung mahirap, pinayaman mo, naging mahirap ulit. Pero yung mayaman na pinahirap mo, yumaman ulit. Kasi ang totoo, yung pera, resulta lang yon. It's a result ng mga desisyon natin at ng mga skills natin na babangga sa beliefs and values natin. Nakakuha po ba natin yon? Ayun siya. So ito, example. Ayan, si Donald Trump. Alam mo ba si Donald Trump, kung titignan mo ang buhay niya, marami siyang ups and downs. And every time na nagda-down siya, nakakabangon siya ulit. Di ba? Kung titignan mo yung buhay niya, nag-start siya sa pagbe-business way back. Alam ko, 80s pa lang yata sumikat itong si Donald Trump, o 70s, parang ganun. And most of the time, nagpa-file siya lagi ng bankruptcy. Pero mag-agulat ka mamaya, billionaire na naman siya. Totoo yan. Marami siyang failed businesses. Ibagsak mo siya, i-bankrupt mo siya, pero mamaya aangat na naman siya ulit. Itong si Robert Kiyosaki, di ba? Marami na rin siyang actually sa tinuturo niyang book sa Rich Dad, Poor Dad, eh, meron siyang concept dyan na win big, lose big. Meron siyang chapter na ganun. Pero, sa calculated risk, meron siyang tinuturong ganun. So, kung meron siyang biniling property na ganito, di ba, sumablay, di ba, hindi nabenta, nagbumaba yung value, natalo siya, mas gusto niya nang matalo ng big time. Kasi alam niya na pag nanalo naman siya, big time din. And in fact, may mga balita din na talagang meron siya mga big losses talaga. Pero makikita mo naman na maya-maya, nananalo na naman siya ulit. Di ba? Ito yung example ng mga tao na mayayaman, pero maghirap sila, mamaya mayaman na sila ulit. Di ba? Ito, nadagdag ko lang to sa sample, pero pag hindi maganda ang outcome, hindi ko na uulitin to. Ito, itong taong to. Ayan. Ayan, dati naming tubero yan. Yung tao na yan na magulo buhok. Ayan. Hindi po ako po yan. Kumbaga, nilagay ko dito yung mga companies na sample, mga companies na naging member ako before. Diba? Bakit every company that I've been into, kumikita ako ng 1 million? Diba? Chamba lang ba yun? Hindi. Kung isa, pwede mo sabihin chamba. Kung dalawa, hindi na siguro chamba yun. Diba? At ang malupit, nakakapag-produce pa, no, nakapagturo pa paano maging millionaires itong mga nagtitiwala sa kanya. Diba? So, may mga times din, ako nung first time kong kumita ng malaking pera, hindi rin ako ganoon ka-wise, di ba? Dumating din ako sa point na nagkamali din ako ng lagay sa pera ko. Pero ang malupit, kahit na naghirap ako at that time, with enough belief, values, di ba, na nagbigay sa akin ng skills and experience, mamaya magulat ka, may pera na naman. Nagulat ako, mamaya may pera na naman ulit ako. Tanggalin mo lahat ng meron ako ngayon. Basta wag lang mawawala yung alam ko, ha. Wag lang mawawala yung alam ko. Kaya kong bumalik 2 to 3 years ulit. Tanggalin mo man lahat. Ngayon,
bakit ganun? Tinanggalan mo na ng pera, pero naging milyonaryo pa din. Kasi ganun ka-importante yung money blueprint o yung mga paniniwala natin pagdating sa kinikita natin. Kasi minsan, kaya hindi tayo kumikita dahil tamad tayo, pero meron pang other side of the coin. May mga paniniwala din kasi tayo na sablay, kaya hindi din natin makuha yung malaking income. Nakakuha nyo? Ayun yan. So, tanggalin na natin itong picture na itong tubero namin. So, ayan, kaka-attend ko lang ng, ano yan, ng isang seminar. So, meron akong t-shirt dyan na I have a multi-millionaire mind. Hindi ko na alam kung saan napunta yung t-shirt ko na yan. Alam ko, ang huling humiram yan si seller eh. Hindi ko alam kung naisoli niya ba yun. Ayun yun. Pero ngayon, guys, ito. Even though millionaires lose their money, they never lose the most important ingredient to their success. Ano yun? Yung kanilang millionaire mind. Sa kaso ni Donald Trump, yung kanyang billionaire mind naman, yung meron siya. Nakakuha po natin. Ayun siya. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng millionaire mind? Diba? Paano nga ba natin bubuuin itong ating money blueprints? Diba? So, bukod dun sa tamang attitude, okay? At bukod din dun sa pag-a-assess natin sa sarili natin, ito mga ipapaliwanag ko sa inyo ay nasusunod, ay sana po ay makatulong po sa inyo. Ano po? Okay, next. Ayan. Tandaan natin na ating buhay ay pwede natin mahilin tulad sa isang puno. Okay, imagine mo, itong puno na to na nasa harapan natin ngayon. Okay? Ang sabi dito, the roots create the fruits. Okay? Totoo naman yun, di ba? Yung ugat, yun ang nagbibigay ng sustansya doon sa puno para ang puno ay makapag-create ng bunga niya. Di ba? Siyempre, sama mo na rin yung sunlight, di ba? Pero importante rin yung ugat talaga. Kasi pag wala yung ugat, hindi tatayo yung puno. Tama-tama. Ayan yan. So parang sa buhay din daw natin yan. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, kagaya ng ugat. Yung ugat, hindi mo nakikita na sa ilalim ng lupa yan. May nakikita ka man sa gilid, pero hindi talaga yun yung dami ng ugat ng puno. Mas malaki pa yun sa ilalim. Di ba? Kaya nga may mga puno na hindi mo na kailangan diligan pagdating ng ilang panahon kasi yung ugat niya nakakalat na sa ilalim ng lupa. Eh. May mga ganun puno. Di ba? Di mo na dinidiligan, pero nagulat ka nga. Namumunga pa din. Ngayon, yung ugat, yun ang nagpo-produce ng bunga. Sa buhay natin, ganun din. Meron tayong mga roots, which is yun yung mga bagay na hindi natin nakikita physical, which is nasa utak natin, na nag-create ng mga prutas natin. Okay? Ganito yan, guys. Ha? Minsan, may mga bagay na hindi tayo natutuwa sa resulta na nakuha natin. Halimbawa, since tayo lahat ay member na naman ng Ideal, di ba? Ito na lang pag-usapan natin. Di ba? Member ka ng Ideal, Jamaica 500 isang linggo, next week 500 ulit, next week 500 ulit, hindi ka masaya. Huwag mong sisihin yung resulta mo. Ang sisihin mo, yung roots, kasi yung resulta o yung prutas, kung mapakla yung prutas na yun, ibig sabihin yung sustansya nun kulang. Nakukuha? Kulang sa sustansya. So, ngayon, paano nga ba tayo magkakaroon ng magandang resulta? Ano guys, ito yan. Sabi nga dito, it's what's invisible that creates what's visible. Ulitin ko ha. It's what's invisible that creates what's visible. Yung invisible daw ang nag-create ng mga visible na bagay. So, parang nahiiwagaan ba tayo? Hindi, madali lang po eh. Madali lang din po maintindihan ito. Ano? Ito yan. If you want to change the fruits, gusto mo baguhin yung resulta mo, you will have to change the roots first. Okay? If you want to change the visible, you must first change the invisible. Meaning, kaya 500 lang ang chine-checkin mo weekly o kahit wala ka pang kinikita ngayon, kasi kulang pa yung ugat mo. Di ba? Or dapat meron kang baguhin sa character mo, meron kang dapat baguhin sa paniniwala mo, meron ka dapat baguhin sa values mo. Nakakuha? Kasi yung, yan ang importante. Kung tatamad-tamad ka, dapat baguhin mo.
Di ba? Kung takot ka, dapat maging expert ka. Di ba? Kung naniniwala ka na mahirap to, pero ginagawa mo, di ba? Half-hearted ka sa business. Dapat whole-hearted ka. May mga bagay na pumipigil kasi sa iyo. Ayun yun. So, eto yan. Itong connection dyan, guys. Kung mapansin natin. Itong ating P, yan. Yan yung tinatawag na physical. Okay? Yung physical mo, yan yung resulta mo, di ba? Yan yung meron ka ngayon, yan yung mga naabot mo, yan yung resulta na. Okay? Yung E, at ito yung tinatawag na emotional. Okay? Yung emotion mo. Yung S, ito naman yung spiritual. Okay? Itong ating letter M, okay guys, ano to eh? Ito naman yung side naman ng ano natin na nakalimutan ko yung Tagalog nito. Mamaya, aalalahanin ko mabuti. Kasi kailangan ma-explain ko ito ng Tagalog eh. Okay? So, ang sinasabi dito eh yung physical world, ito ay tinatamaan ng emotional, spiritual, at itong ating letter M na hindi ko maalala ngayon kung ano ang ibig sabihin po niyan. Pero, kayo, guys, tanong ko kayo, naniniwala ba kayo na yung kahit yung emotional at spiritual, yung M, I think it's mental. Ayun yun. Babalikan ko kayo ha, pag pumasok na. Ayan, medyo na ano tayo doon. So, anyway, itong illustration natin na to ay kumbaga, kung meron kang malupit na emotional state, okay, at meron kang malupit na spiritual state, at meron kang solid na mental state, okay, yung physical mo, yun yung, ano na yun na yung parang output. Okay, parang ganito. Naalala mo ba nung, kahit sa simpleng bagay lang, naalala mo kung bakit, kahit ako na lang, para wala nang madama. Ako, kaya hindi ako marunong magmotor hanggang ngayon. Kasi, ang mindset sa akin ng tatay ko, pagdating sa mental state, mamamatay daw ako pag nagmotor ako. Kasi karamihan daw ng pinsan niya na nagmomotor, patay na daw ngayon kasi na-aksidente. Totoo din naman yun. Ngayon, ako naman, pagkating sa emotional side ko, dahil, takot ako sa ganyan, hindi ako. Di ba? Ang ending, pagdating sa physical, hindi ako marunong ngayon magmotor. Nakakuha niyo? Ayan. So, ngayon, pagdating naman sa paggawa ng pagdating naman sa lakasan ng loob, okay? Sa spiritual side, merong verse kasi na I can do all things through Christ, di ba? Who strengthens me. And pagdating sa emotional side naman, nasanay ako na kumbaga hindi isipin yung sasabihin ng ibang tao sa akin kung magmukha man ako katawa-tawa sa kanila. Di ba? Pagdating sa mental side, na-train ako ng maayos kasi nung bata pa lang ako, every time na may side business yung nanay at tatay ko, kasama nila ako, kami yung mga ano nila, mga taga-buhat nila. Kaya kahit mahirap yan, solid ang mentality namin. Imagine mo nung bata ako, nag-finante ako ng soft drinks case. Grade 6 ako nun. Nagtutula ako ng kartilya. May mga tatlong case ng pop cola na malalaki. Tatlong case ng coke na malalaki. Ganyan. Tapos, pumasok pa ang nanay ko sa, nagbebenta pa yun ng mga tray ng itlog. Nagbubuhat ako 10 tray, dalakarin ko doon sa mga, malayo din eh, kasi masakit din sa dulo ng subdivision namin, di ba? Yung mga tindahan din, kami nag-supply ng soft drinks saka ng itlog, di ba? Kaya pagdating doon sa mental state, kung lakasan ng loob ang pag-uusapan eh, okay ako dyan. Di ba? So, ngayon, nung ako ay nasa network na, ano-anong produkto?
kahit na ako ay mahihiyain, wala akong pakialam kung mahihiyain ako. Kung kaya kong baguhin yan, babaguhin ko yan. Nakakuha niyo ba? Ayan yun. So, ngayon kayo, tignan niyo yung part ng buhay ninyo na kung saan yung physical world ninyo, yung physical state ninyo, tinamaan nitong EM at S. Okay, nakukuha ba natin? Ayan. So, ngayon guys, sa mga nanonood ngayon, meron ba kayong samples dyan na kagaya nito, itong EMS natin na yan na nag-dictate ng inyong physical state ngayon? Okay. Kahit ano lang, sino lang gustong mag-comment, babasahin lang natin saglit. Ayan siya. So, sige, antay ako para at least meron sa inyo na mag-participate, makita ko na nakikinig talaga kayo o na-appreciate ninyo yung pinag-uusapan natin. Okay? Ayan, may mga nagko-comment na. Ayan. So, tama nga yung M, that is the mental state. Ayan. So, ngayon guys, sa buhay natin, napansin nyo, kung ano yung meron tayo ngayon, dahil yan, dito sa mga invisible na bagay na hindi natin nakita. Okay? Yun yung E, yun yung emotional state natin. Yung M, yun yung mental state natin, okay? At yung S naman, yan. At lahat yun, lahat ng nangyayari dyan sa tatlong yan, dito sa tatlong ito, okay? Sa tatlong to. Lahat yun may kinalaman dito sa meron ka ngayon. Nakakuha po ba? Ayan. Sabi nito ni Ma'am Melanie Madero, yes sir, yung makontento kung ano meron. Yes, tama rin yun na nakakontento tayo sa mga bagay na meron tayo, pero huwag tayo makakampante naman pagdating sa mga bagay na gusto nating abutin. Makontento, pero huwag makampante. Ayun siya. So, ngayon, tingnan natin yung side naman ng doon naman sa side natin sa pag-lead ng grupo. First timer ka, bago ka pa lang, pero sumitsaya ka na. Tapos may mga grupo ka na pumapasok, 'di ba? May mga na-build ka na. So may kinalaman din 'yan kung paano mo i-build yung mga tao mo sa emotional state mo, okay? Sa mental state mo at sa spiritual state mo. Ayan. Paano mo gagabayan yung ibang tao? Okay? Kung medyo sablay din tayo dito sa tatlong ito. Diba? Or hindi pa natin sila napapractice. Kaya ngayon pa lang, kailangan maging aware na tayo kung paano natin i-deal itong tatlong states na ito para kapag nag-impact siya dun sa physical state, okay, eh gusto natin ngayon ang resulta. Nakuha po ba? Ito, kagaya na ito, sabi ni Ma'am Rodora, ayan. Sabi niya, first mental state should be strong enough to pursue your goal. Ayan, guided by spiritual belief. Ayan, and followed by emotional state of mind to be calm and be a leader at the same time. Ang ganda ng sinabi niya. Yes po, tama po yan. Na, kasi, kung tayo po ay re-rely lang dun sa physical state natin, marami tayong magiging tanong kung bakit hindi ba natin makuha tong ganitong resulta. Bakit hindi natin magawa yung ganito? Di ba? Kasi, yung tatlong state pala, nakalimutan natin pansinin. Tama? Ayun yun. So, okay. So, are you guys learning? Marami ba kayong nangutunan ngayon?
Ayan, marami ba tayong natutunan? Okay, next. Ang concept po niyan ay parang printer. Ano po, para mas maintindihan po natin. Merong isang tao, ito po yung kwento dyan, merong isang tao na nagpiprint siya ngayon nung kanyang ire-report kinabukasan sa mga boss niya. At nangyari, pagdating dun sa unang printout, ang ginagawa niya, nakinapansin niya na merong isang word doon na wrong ang spelling. Sobra ng isang letter. Ang ginawa niya, kumuha siya ng Snowpick, nilagyan niya ng Snowpick yung mali, di ba? So, ang ginawa niya, nag-print siya ulit ng isa. Para kasi kailangan maraming copy eh. Mga 20 na copies ang kailangan niya. Pagka-print niya, paglabas nung papel, ganun ulit. May wrong spelling na naman ulit. So every time na nagpiprint siya, nakalimang print na siya, puro siya Snowpick ng Snowpick. Di ba yung liquid eraser? Ganun siya ng ganun, pahit siya ng pahit. Ngayon guys, kahit na ilang print pa ang baguhin niya dyan, I mean ilang print pa ang gawin niya dyan, yung resulta at resulta ng print na gagawin niya ay pareho lang. Bakit? Kasi hindi niya binabago yung nandun sa program sa loob ng computer na kung paano pinirint yun. Tama? Kumbaga, nakaprogram kasi na kung ano yung tinype niya doon sa Microsoft Word, yun ang ipiprint. Di ba? Hanggat doon siya nakapokus sa printer at doon sa liquid eraser, hindi magbabago ang spelling doon. Ang kailangan niyang gawin ay doon siya mismo pumasok doon sa tinatype niya at doon siya mag-erase ng sobrang letter para pag na-print ay maayos. Nakakuha po ba natin? So, ngayon, sa buhay natin, ganun din. Madalas nakapokus tayo sa resulta, bakit ito lang nangyayari sa akin, bakit mahirap pa rin kami, di ba? Bakit hindi ko makuha yung mga pangarap ko, bakit hirap ako makaipon, di ba? Lagi tayo nakapokus sa resulta eh. Tignan natin, ang dapat nating balikan, eh ito. Ayan. Di ba? Bakit nga ba hindi ka makaipon? Okay. Kasi pagdating dun sa emotional state, binigyan ka ng magandang opportunity, di ba? Nagdududa ka pa. Di ba? Kumbaga parang ikaw mismo, yung emotion mo, minsan game ka, minsan hindi ka game. O kaya ngayon, hindi ka ngayon makapag-produce ng magandang output pagdating sa physical mo, di ba? Pagdating naman sa mental state, di ba? Ikaw naman yung mentality mo pagka nabigyan ka ng bagay na hindi ka kumbinyente, kumbaga parang meron kang laging issue sa discomfort, mabilis kang sumusuko. So doon pa lang sa dalawang state na yon, pag yun pumasok na sa reality ng buhay mo, ang ending, ano? Walang resulta. Nakakuha niyo ba? So, nagigets niyo po ba guys? Natututo ba kayo ngayon? Ayan siya. So, ngayon, ito yan, tandaan natin. Ang pera ay results. Ang wealth o ang yaman, results. Ang health, ganun din. Ang illness, ganun din. Ang timbang o ang weight, ganun din yon. Cause and effect yan. Lahat ng nangyayari dito sa invisible world nito, sa mental state mo, sa emotional state mo, sa spiritual state mo, lahat yan babangga sa physical state mo. At resulta na ang lalabas doon. Nakakuha nyo? O, ngayon, bakit sakiting ka? E paano ba naman? Puyat ka ng puyat. Tama? Di ba? O, bakit yung weight mo ngayon, hindi yan ang gusto mong weight. Gusto mo mas mapayat ka ng konti. O mas mataba ka ng konti. Kasi, dito sa inner world mo, nagdesisyon ng isip mo, di ba? Yung character mo na gawin yung meron ka ngayon. Kumain ka ng madami, kaya tumaba ka, kaya ayaw mo tumaba. Yung iba naman, gustong tumaba pero ayaw naman kumain. Di ba? Negets nyo? So, lahat yan ay long-term na cause and effect. Kaya tandaan natin, ang pera, wealth, di ba? Especially yung pinag-usapan natin ngayon. Lahat yan ay resulta lamang. Huwag yan ang titignan natin. Ang tignan natin ay yung nagpo-produce ng resulta, which is itong mga states na ito. Di ba? Kagaya ng mga pinag-usapan natin kanina, okay ba
ikaw makipagkapwa sa ibang tao? Ikaw ba yung klase ng tao na kapag ka, takot ka o baga parang hindi ka komportable, nagtatrabaho ka pa din, humahataw ka pa din, o pagod ka, humahataw ka pa din? Ayan. Ito, kagaya nito, sinabi ni Sir Rafi. Ayan, i-show lang natin, ano? Ayan, sabi niya, para sa akin, Sir Direk, mas malaking factor na maka-affect yung emotional state, lalo na pag family problem na ang pinag-uusapan. Pero always pray to God to be strong to face all challenges by His guidance. Ayan. Yan, totoo yan. Na ang family, malaking factor yan kung bakit, kung ano yung resulta din natin ngayon. At actually, malaking factor din yan kung tayo ay supportahan din nila. Pero, meron pang ibang state. Tingnan natin itong mental state. Kaya bang saluhin ng mental state natin yung emotion natin? Di ba? Na kahit na itong ating family, for example, ay medyo hindi supportive sa atin, pero alam kasi natin yung mangyayari sa dulo pag hinataw natin to eh. Di ba? Kaya ba nating tiisin yun for a while hanggang sa magka-resulta tayo para makita natin, mapakita natin sa family members natin na maganda talaga yung ginagawa natin? Di ba? Especially dito sa ating ideal business. Tama? Ayan po yan. So, ngayon, tuloy natin to. Ayan. Ngayon guys, paano natin makakounter itong mga maling mga mindset na naiisip natin? Okay. Actually, ang sagot dyan is, una, kailangan mo maging aware na hindi pala dapat yun ang iniisip mo at hindi pala dapat yun ang ginagawa mo. And then, i-declare mo sa sarili mo, diba? Sabihin mo sa sarili mo na ito yung dapat mong gawin. Siyempre, with the help of prayer, kailangan mo mag-pray. Then after nun, kailangan mo i-declare sa sarili mo na aalis ka na dun sa dati mong paniniwala o ginagawa para mas maganda yung resulta na meron ka. Okay? So pag-usapan natin kung ano yung mga mindset na hindi ganun ka-okay pagdating sa pag-create ng income o pag-abot ng goals natin. Ayan. Ito. Itong results na pinag-uusapan natin. Okay? Ano pala yan? Kung isasama rin natin yan, thoughts leads to feelings and feelings leads to actions and actions leads to results. And ulitin natin ha. Yung thoughts mo, yan ay part nung invisible states mo, yung emotional, spiritual, and mental, pati itong feelings, yun din yun. Okay? And then yung actions, yan, part na rin yan nung physical state mo. At yun na rin yung resulta mo. Okay? Thoughts leads to feelings. Yung mga iniisip mo ay magre-resulta sa mga mararamdaman mo. Okay? At yung mga mararamdaman mo ay magre-resulta sa mga action mo. At yung action mo ay magpo-produce ng mga resulta mo. Okay? Kaya hindi ka chumi-checkin ng malaki. Una-una, kasi iniisip mo na mahirap. Iniisip mo na hindi mo kaya. Iniisip mo na walang mangyayari. Kaya ang pakiramdam mo ngayon, ayaw mong gawin. Na paralyzed ka ngayon. Okay? Hindi mo ngayon hinahataw. Hindi ka umaksyon, di ba? Wala kang ginawa, kaya wala kang chineke. O, pag-usapan natin sa sa leadership naman, okay? Pagdating sa leadership, yung thoughts mo ay medyo selfish. Di ba? Hindi ka nag-iisip para sa mga members mo. Hindi mo sila tinutulungan. So, dahil medyo selfish ka, yun ang mindset mo. Ikaw lang, ako lang magaling, ganyan. Ako lang dapat mayaman, ganito. Yun papasok ang feelings mo ngayon. Magkakaroon ka ng self-entitlement. So, gagamit ka ngayon ng mga actions na pang self-entitlement and eventually, ang resulta nun, iiwan ka ng mga tao. Kasi bakit? Eh, ikaw lang magaling. Ikaw lang piling magaling eh. Di ba? Ang yabang mo pa. Nagigets nyo? Ayan. O, pag-usapan natin, pagka nagkaroon ka na ng malaking pera, di ba? Sabi natin, chumay ka 100,000 a week. Sabihin na lang natin na nangyari yun sa'yo. So, yung thoughts mo, okay, inaalagaan mo yung income mo kasi nag-iipon ka para sa future mo at ng family mo. Di ba? So, yun ang thoughts mo. Kailangan alagaan mo yan kasi para to sa hindi ka gagawa ng mga bad decisions, hindi ka magkakasino, di ba?
hindi ka mag-invest sa mga maling investment, di ba? After yun, doon pupunta ang feelings mo. Kasi yung inisip mo, yung maramdaman mo, so doon papasok yung pakiramdam na, ay teka, dapat maging wise ako. Di ba? And then doon papasok yung actions. Anong resulta mo ngayon? Nakakaipon ka. Di ba? Ayan yan. So ngayon, actually, paano nga ba pumapasok o paano nga ba nakaka-impact yung ating tatlong states papunta sa physical state? Yung emotional, yung mental, at yung physical, which is ito po yan pag sinummarize natin. Paano tayo na-impluensyahan ng T, ng F, papunta sa A at R? Depende po yan kung paano po tayo lumaki. Depende sa programming ng mind natin. Kasi, yung programming ng mind natin, yun ang magdidikta sa mga iisipin natin. Okay? At yung mga iisipin natin ang magdidikta sa mga mararamdaman natin at i-action natin papunta sa mga resulta natin. Nakakuha po ba? Ayan. So, ngayon, pag-usapan natin to. May mga bagay na program tayo noon-noon pa. Kaya, yung mga bagay na yun nakaka-apekto kung paano tayo mag-isip at kung paano tayo rumamdam sa inisip natin at kung paano natin ito palitan ng action papunta sa resulta natin. Unang-una ang tawag dyan ay yung verbal programming. Ayan. Itong ating verbal programming, ano-ano to? Unang-una, ito guys. Ayan. Money is the root of all evil. Ayan, narinig niyo na ba yan? Di ba? Minsan yung mga ayan, sinasabi madalas yan ng mga tao na hindi nakaintindi talaga sa pera. Di ba? Na ang pera daw ay masama. Okay? Ang totoo, hindi masama ang pera. Ang pera ay morally neutral. Okay? Depende yan sa tao. Kumbaga ano yan eh? Parang ano siya, magnifying glass. Okay? Minamagnify lang nung tao, I mean, minamagnify lang nung pera yung tao kung sino siya talaga. Bakit nung wala siyang pera, mabait siya? Hindi siya mayabang. Kasi wala pa siyang ipagyayabang. Gets nyo? Pero nung nagkapera na siya, ang totoo nun, mayabang na talaga na siya nun, wala lang siyang mapagyabang. Kaya nagkapera na siya, may pagyayabang na siya, kaya mayabang na siya. Gets nyo? Ayun yan. So, ngayon, to ba na money is the root of all evil? Hindi po. Ang sabi ng Bible is, the love of money is the root of all evil. Pag minahal mo ang pera. Okay? Ayun yan. Pag minahal mo. Yung parang pag sinamba mo na yung pera, nakakagawa ka ng mga maling bagay. Nakakagawa ka ng mga illegal na bagay to the point na ikaw mismo ang sarili mo, pati puso at kaluluwa mo na ibenta mo na. Okay? Nagigets po ba natin? Ayun siya. So, ngayon, kung iisipin mo lang na ang pera ay isa lamang pong tool, okay, gamit para dalhin sa magandang bagay ang pamilya mo at ikaw at hindi yan ang pinakamagiging mahalagang bagay sa'yo, hindi magiging masama ang pera. Tama? Ayan yan. So, ang money po ay isang tool, kasangkapan lang po yan. Yung iba kasi ang ginagawa, parang sinasamba na nila yung pera eh. Diba? To the point na magkapera lang sila gagawa sa mga maling bagay. Ayan yun. Okay, next. Are you learning, guys? Ayan. Rich people are bad people. Ayan. Hindi ka pwede maging mayaman. Kasi yung mga mayaman, mga masamang tao yan. Tama? Saan natin nakuha yung mentality na yan? Nakuha natin yung mentality na yan sa mga teleserye. Di ba? Sino rito mga mahilig manood ng teleserye? Ayan, di ba? Madalas yung mga mayayaman, sila yung mga mapang-ape. Sila yung madalas nang-aapi kila, kila Judy Ann Santos dati, basta mga mayayaman, di ba? Sila yung nang-aapi kila, di ba yung mga artista na pang soap opera? Sino pa ba? Hindi ko na maalala eh. Sila, yung lola ko kasi mahilig manood din, maliliit kami, so napapanood na rin kami, di ba? Meron pa rin yung mula sa puso, di ba? Yung mga mayayaman sa mula sa puso, talaga mga masamang tao, di ba? No, so, ngayon, ito yan. Ang totoo po niyan,
Sa telenovela ka lang makakita madalas ng rich people are bad people. Ako po, marami akong mga tao na kilala na mayayaman sila, pero mabuting tao sila. Meron silang mga foundation, nagpapaaral sila ng mga bata, nagpapa-feeding program sila, di ba? Kasi nga po, ang pera ay isa lamang kasangkapan, di ba? Depende na sa iyo yan kung paano mo aalagaan yung ibinigay sa iyo ng itaas na kasangkapan. Di ba? Yung, kumbaga, sabi nga nila, ang pera dapat pinapasok lang sa bulsa, hindi pinapasok sa ulo. Ayan po yan. So, hindi totoo na kapag yumaman ka ay magiging masamang tao ka. Hindi. Depende yan sa purpose mo. Kayo, ng mga bago ngayon na nanonood, di ba? Gusto mong yumaman, tanongin mo muna purpose mo sa sarili mo. Naalala ko noon, meron akong isang member na ang sabi niya, kaya daw niya gustong yumaman kasi gusto daw niya dumami ang mga babae niya. Bata pa to, ha? Itong batang to, mga, ano to, 17 years old lang to at that time nung magkausap kami. Alam mo, dinerecho ko siya. Sabi ko sa kanya, alam mo bro, kung yan ang purpose mo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ka yayaman. Kasi, tandaan mo, na yung puso natin, nagkasalita yan, lalabas yan sa bibig natin. Diba? Kaya mo sinabi yan, kasi yun ang gusto ng puso mo. Ngayon, tandaan mo na, ako, narinig kita, narinig ka nitong kasama natin, diba? Pero meron ding isang nakarinig sa'yo. Yung itaas. Diba? Hindi ka niya papayamanin kung alam niya na masama ang pakay mo. Ito malupit. Yung batang yun, hindi talaga yumaman. Wala talaga nangyari sa kanya. Ang ending niya, dahil medyo sablay din siya sa, doon pa lang, di ba, character pa lang, sablay na, nawala din siya sa sirkulasyon. Yun na nangyari. Bakit? Kasi yung tatlong states niya na hindi natin nakikita. Di ba, yun yung emotional, yun yung spiritual, and yun yung kanyang mental, doon pa lang sa blind eh. Di ba? Ayan yan. So, ito pa. You have to work hard to earn money. Well, it's partly true. That's the other side of the coin. Pero meron ding isang side of the coin na, yes, panagsimula ka, you need to work hard for the money. Pero hindi habang buhay dapat nagkatrabaho ka ng hard for your money. Kasi ang concept ng mga mayayaman is, you work hard for your bread and butter, di ba? Hanggang sa makuha mo yung ins and outs niyan. And then afterwards, let your money work for you. Di ba? Ang tawag doon is working smart na. Work hard muna, pero hindi work hard forever. Sometimes kasi, yung may mga tao na naka-mindset na pagka madaling kinita, kinita mo ng mabilis, eh mabilis maubos. Di ba? Hindi totoo yun. Actually, may mga tao nga na, di ba, pansin mo, may mga nagtatrabaho na below minimum, especially mga construction worker. May mga kilala ako na sumahod sila, isang araw lang ubos na yung sahod nila. Pero may mga kilala din naman ako na construction worker na magaling mag-ipon. Tapos, nagagamit nila yung mga naipon nila, di ba, meron silang, real story to. Maniwala ka, meron tayong isang member na construction worker na kapag 7 builder. Di ba? Nanabawi niya yung 7 builder. After nun, nakapagpadala siya sa magulang niya ng pang-business nila doon. So, may business na yung mga magulang niya, may business pa siya dito. So, doon nag-start yun. So, hindi ibig sabihin na habang buhay na dapat na you work hard to earn money. Hindi. At totoo, you just have to work smart. Yung iba naman ang problema, sumu-shortcut. Ayaw nila mag-work hard. Gusto nila sa work smart kagad. Nang walang work hard. Kaya nangyari yun, napupunta sa mga scam. Yun ang nangyayari. So, yes, you need to work hard for the money at first. Pero habang tumatagal yan, nakakaipon ka, let your money work for you. Ayun yun. Ayun siya. Okay, next. Are you guys learning? Ito, naging issue ko din to dati na nag-start ako, pero na-correct ako, na you can't be rich and spiritual at the same time. Hindi pwede na mayaman ka at maka-Diyos ka ng parehong pagkakataon. Ayun yun. So, ang muna iniisip ko yan, kasi naalala ko noon, meron kaming church leader na ang mindset niya, para daw
para daw, tawag nyo, ang sabi niya, dapat daw hindi ka daw mayaman. Kasi makamundo daw yun. Dapat daw mahirap ka. Kasi, yun, si Kristo daw ay mahirap din. Parang gano'n. Pero ang totoo, alam nyo guys, ito yan. Lahat ng heroes sa Bible, hindi po sila mahihirap. Mga mayayaman po sila. Di ba? Si Job. Di ba? Si Job, si Abraham, si Moses, may mga lupa, pinangakuan pa ng promised land. Di ba? Maraming mga tao. Di ba? Marami silang cattle, marami silang sheep. Di ba? Na pag i-convert mo ngayon yun, marami silang BMW, marami silang Mercedes-Benz, parang mga ganun, marami silang mga negosyo. And si Kristo, kaya nga kinuha yung damit niya, di ba? Pinunit yung damit na suot niya kasi mamahalin yun. Pinaghati-hatian ng mga Roman soldiers. So, alam nyo, hindi sila mahirap. May kaya talaga sila kasi hindi ka naman makakapag-minister nang wala ka nang sobrang hirap mo, hindi eh. Kaya mali yung mentality na dapat mahirap ka para maging spiritual ka. Hindi po totoo yun. Kahit pansinin mo yung mga nasa mga heroes sa Bible talaga, si King Solomon, di ba? Siya ang pinaka mayaman na tao. Siya yung kauna-unang naging trillionaire. Kung papansinin mo yung riches ng Israel nung panahon niya, as in grabe. Kumbaga, walang binatbat sa kanya si Bill Gates saka yung may-ari ng Amazon, si Bezos, wala. At in fact, wala pang nakakahabol ng riches niya hanggang ngayon. Diba? Si David, di ba? Tingnan nyo yun. Kahit tignan pa natin, kahit si Saul, si Paul, di ba? May kaya sila. Kumbaga, hindi sila as in yung rags na talagang sobrang hirap. Hindi po. Kasi si Paul, pansin mo, meron siyang magandang education. At nung panahon na yun, yung may mga magandang edukasyon lang, sila yung mga talagang may kaya. Diba? At yung karamihan sa disciples, may mga business, diba? may mga fishermen. Marunong gumawa na, pero hindi sila mga pulube. Hindi sila nanghihingi ng donasyon. Nung hindi pa sila nagmi-ministry, gumagawa sila ng sarili nilang kabubuhay. And si Jesus Christ, nung hindi pa siya nagmi-ministry, carpenter siya. At nung mga panahon na yon, yung carpenter, isa yan sa pinakamaganda ang kita nung panahon na yun. Ayun yan. Yung pagiging carpentero. Ayun siya. Kumbaga parang isa yan sa mga pros nung panahon nila. So, hindi natin pwede sabihin na dapat mahirap ka para maging spiritual kang tao. Yung iba kasi yun ang iniisip. Kasi sa ideal, pag kumita ako ng milyon, baka mapalayo ako sa Diyos. Mali. Diba? Kung meron kang, kumita ka ng 1,000,000 o kumikita ka ng 100,000 linggo-linggo, nasa sa'yo na yan kung paano ka magbabalik. Tama, ang maganda, nakakapag-provide ka ng ibang mga ways para makapag-bless ka sa ibang tao. Nakakuha nyo? Sometimes itong verbal programming na ito yung tinanim sa atin nung maliliit pa lang tayo o nakikita natin habang tayo ay lumalaki, kaya minsan hirap tayong kumbinsin yung sarili natin na deserve ba natin yung wealth. Tama ba? Ayan yan. So ito pa, money doesn't buy happiness. Yan, familiar ba kayo dito? Na ang pera daw ay hindi nakakabili ng kasiyahan. Ayan. Pero alam nyo ba na ano to eh? Sa coin, isang side lang ng coin yan eh. Nagets nyo? Ito yan. Papansin mo, may pera ka man o wala kang pera, tapatan lang. Kung malulungkot ka, malulungkot ka talaga. Pansinin mo, ha? Kung sinasabi nila na money doesn't buy happiness, may mayaman na sinasabi nila na hindi sila masaya kahit marami na silang pera. Tama? Di ba? May mga ganon? Pero sa kabilang banda, may makikita ka naman na mahirap na walang-wala na nga. Di ba? Sobrang hirap na. Pero hindi pa rin siya masaya. So kung merong mahirap na hindi masaya, at may mayaman na hindi masaya, it is not the issue of money. It is the issue of the heart. Nakuha niyo ba? Kasi may mayaman na hindi masaya, may mahirap din naman na hindi masaya. Pareho lang. Ngayon, madalas ito ay nagiging palusot na lang
ng mga tao na hindi makakuha ng breakthrough sa buhay nila. Naging excuse na lang to ng mga tao na hindi makuha yung mga bagay na gusto nilang makuha. Ay, bakit pa tayo maghahabol ng ganyan? Hindi naman magiging masaya pagka mayroon tayo by man, doesn't buy happiness naman. Madalas ang nagsasabi nun yung mga wala. Tama? Kasi bakit? Kung may pera ka, mapag-aaral ba yung anak mo sa magandang paaralan? Di ba? Mapapadala mo ba sila sa mga magandang edukasyon? Di ba? Na available? Di ba? Mabibilhan mo ba sila ng mga bagay na gusto nila? Mapakain mo ba sila ng mga sustansya pagkain? Di ba? Ito pa. Makapagplano ka ba ahead para sa future nila? Oo naman. Diba, kahit doon na lang sa concept ng family, madamitan mo, pamilya mo, di ba? Mabibigyan mo sila ng magandang bahay. Kahit yun lang eh. Tama ba? Mabigyan mo sila ng magandang edukasyon. Di ba? Nakukuha niyo ako? So, minsan, yung iba, sinasabi nila na money doesn't buy happiness, minsan parang palusot na lang. Ang totoo, ito yan. Kesyo mahirap ka, kesyo mayaman ka, kung malulungkot ka, malulungkot ka talaga. Di ba? Ang problema, hindi yung pera, ang problema, ikaw. Pero imaginein mo to ha. Lagi, kumbaga parang gusto natin na kasama yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Minsan, paano nga ba tayo nalulungkot? Ito yan. Halimbawa, meron kang isang mahal sa buhay na sabihin natin, matagal lang namayapa, di ba? Nasa langit na. Ngayon, nagsisisi ka kasi hindi ka nagkaroon ng maraming time para sa kanila nung nabubuhay pa sila. E paano? Subsob ka sa trabaho. Di ba? Wala namang masama na subsob ka sa trabaho, pero nawalan ka ng oras dahil subsob ka nga sa trabaho. Di ba? Pero, imagine mo to. Kung meron kang dating scenario na ganun, na kakasubsob mo sa work mo, nawawalan ka na ng oras para sa mahal mo sa buhay, ang tanong, may mga mahal ka pa rin ba sa buhay ngayon? Di ba? Na alam mong nandiyan na available, na pwede mo silang bigyan na napakarami mong oras, pero subsob ka pa rin sa work mo? Tama ba? Ngayon, merong isang opportunity dito sa Ideal na bibigyan ka ng chance na 2 to 3 years from now, magkaroon ka ng time and financial freedom para pagdating ng panahon, lahat, family time mo na para sa kanila. Di ba? At ang maganda noon, paano ka ba magpa-family time? Pwede mo ba sabihin na ito, itong pag-ibig natin, sapat na to. Di ba? Hindi. Itong magandang itsura natin, itong kagwapuhan ko, pwede na ba to? Hindi man pwede pambayad yung kagwapuhan mo sa tindahan eh. Tama ba? Ganun din naman yung pag-ibig. Hindi mo rin pwede ibayad sa tindahan yun. Kailangan mo rin talaga ng tools. Kailangan mo ng pera talaga na mga gamit mo para magkaroon kayo ng mas magandang bonding. Ganun yan eh. So, ang akin lang, kung may malungkot na mahirap at may malungkot din na mayaman, di ba? Ako, mas okay sa akin na meron ka na iaayusin mo yung issues ng puso mo. Kesa yung wala ka, di ba? Between meron at wala, tapatan lang, mas gusto ko yung meron. Nakakuha niyo po ba? Ayun yan. So, yung money doesn't buy happiness, yes, it's partly true, pero it's partly not true din at the same time. Nakakuha po ba natin? Ayan. So, ngayon, ito, ayan. Ay, hindi para sa atin yan, yung mga yaman-yaman na yan. Diba? That's not for people like us. Diba? Yung ay, naku, kalimutan mo yung mga yaman-yaman, hindi yan para sa atin. Diba? Naalala ko yung nanay ko noon, nung high school ako, nag-try ako mangharap. Sabi ko, ma, gusto ko pagka-graduate ko, magkaroon ako ng Mercedes-Benz sa BMW. Sabi niya, na, pagka nangharap ka, yung sakto lang sa buhay natin. Kung ano lang yung meron tayo. Di ba? Itong bahay natin, nakaloan pa sa pag-ibig, 25 years to pay, hindi pa natin bayaran. Nangako ka lang yung sakto. Di ba? Hindi para sa atin yung mga ganyan. Eh dahil ako, sanay ako sumubok lagi, di ba? Wala akong pakialam sa sabi ng ibang tao, anong hindi para sa atin? Kung hindi para sa atin, bakit may mga tao na kaya nila? Bakit hindi natin kaya? Hindi lang lagi kong tanong na hindi ko ma-execute dahil bata pa ako.
nung nagkaroon ako ng chance, nung ako 19 na, di ba? Sinubukan ko. Kaya naman eh. Nangyari naman eh. Di ba? Alam, kumbaga, kung naniwala ako ng mga panahon na yon na hindi para sa akin ng Mercedes-Benz na dapat ang mentality ko hanggang dito lang kung anong meron kami. Siguro baka hanggang ngayon sumasabit pa rin ako ng jeep. Pauwi sa bahay namin. Di ba? Ayun yan. Ang malupit, tinaray ko. And lo and behold, ito, 2017, hanggang 2018, nagdrive ako ng Mercedes-Benz. 2017 hanggang 2018. Ayun siya. Magka 2019, mga 1.5 years. Ayan. After nag-upgrade ako, karoon ako ng Dodge Challenger naman. Posible. Kaya. Kaya hindi natin pwede sabihin na hindi para sa atin yung mga ganyan. Di ba? Ayan yun. Eto, hindi natin kaya yan. Hindi natin mabibili yan. O mali din yun. Di ba? Yung verbal programming na yung mga pangarap mo na hindi mo maaabot kasi hindi yan para sa atin, hindi natin mabibili yan. Dapat alisin mo yan sa isip mo. Kung gusto mong maging successful talaga. Okay. Ito pa, ito common Filipino belief. Pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Di ba? Anong ibig sabihin niyan? Pagka naghihirap ka, di ba, tipirin mo yung sarili mo, mamaluktot ka. Pero ano pang mentality ng mga mayayaman? Gumawa ka ng paraan para maging komportable ang buhay mo. Tama? Kung maikli ang kumot mo, di ba, humanap ka pa ng isang kumot, tahiin mo, para makaunat ka ng maayos. Kung isa lang ang kumot mo, di ba, gumawa ka ng paraan na makabili ka pa ng isa na mas malaki. Tama? Huwag tayong masasanay sa kahirapan. Kasi ang totoo, ang tao, naka-design tayo para mag-excel, para mag-grow. Yun ang design po natin. Kaya huwag tayong masasanay na ito na lang tayo, ito na ang kaya natin. Tama? Ayun yan. So, yung iba, ako, simple lang pangarap ko. Nalala ko nun, meron kaming member. Magkaroon lang ako ng bahay. Yung sinasabi niyang bahay, yung tabi ng ilog. Okay na ako, mga 20,000 para sa rights. Tapos lalagyan ko na lang. May member na nagsabi nung dati, nakausap ko siya sa restaurant. Eh, sa mga ini-interview ko. Alam mo, kung yun yung pangarap niya na iniisip niya, hindi niya bibigyan ng sky is the limit. Ang mangyayari doon, hindi rin siya makarating sa success. Kasi, hindi success yung sinasabi niya eh. Yung sinasabi niya, hindi nga pangarap yun eh. Tama? Well, pwede natin sabihin na direct kasi pangarap na yun para sa iba. Well guys, tandaan natin. Kahit na walang-wala ka o kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, pareho tayong tao. Yung level ng pangarap natin, kaya nating mangarap kagaya ng level kung paano mangarap ang mga mayayaman. Kaya nga, sabi nila, yung mangarap, libre lang yan. Tama? Isagad mo na. Gaya niyan, pag may kliyang kumot, mamuluktot, di ba? Magtipid ka. Ang totoo, pag kulang ang isang bagay, kahit natipirin mo yan ng ilang tipid ang gawin mo, magkukulang pa din yan. Kasi nga kulang eh. Tama? Kung yan ay sakto at tinitipid mo, yan, pwede yan. Kasi sakto yan. Pero pag ang kulang, tinitipid mo, ang ending nun, kulang pa din. Tama? So anong ginagawa ng mentality ng mga successful na tao? Bakit pagka naghihirap sila ay yumayaman pa din sila sa dulo? Simple lang. Hindi sila pumapayag na eto lang sila. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng paraan para makuha nila yung mga bagay na gusto nila. Nung mahataw sila, meron sila mga opportunity na tinatrabaho para gumanda ang buhay nila. Tama? Ayun yan. So ito, last na. Ayan. So hope na natututo kayo, no? Ayun. Modeling. Ano ba yung nakikita mo nung ikaw ay lumaki? Kaya kung paano ka maghawak ng pera ngayon. Ayan. So, ito, example. Yung mga parents mo ba nung sila ay kumbaga parang bata ka, nakikita mo ba sila na magaling silang mag-manage ng pera o mag-mismanage ng pera? Okay? Kumbaga parang ngayon, kumita ka ng 10,000 isang linggo o kumita ka ng 20,000 isang linggo, may mga member na kumita ng 20,000, next week wala na yung 20,000, hindi mo alam saan napunta.
Yun pala, araw-araw kumakain sa Korean restaurant, di ba? Kumakain ng kung ano-anong mga bagay-bagay na hindi na siya marunong magtabi para sa sarili niya. Walang masama kumain sa Korean restaurant. As long as yung priorities mo ay nabibigyan mo ng tamang pagtingin. Nakakuha po ba? So, ikaw, nanonood ngayon, yung paano mo hinahawakan yung mga kinikita mo, di ba? Ay may banggayan kung paano mo nakita maghawak ng pera ang parents or guardians mo. Ayan. Sila ba ay savers or spenders? Okay. Sila ba ay risk takers or conservatives? Di ba? Sila ba yung klase ng mga tao na, ay naku, mahirap yan, bago pasukin yung negosyo-negosyo na yan. Maghanap ka ng trabaho, yun ang gawin mo, mag-ipong ka dahan-dahan, simple lang dapat ang buhay mo. Yan, madalas narinig ko yan sa flow ng mga adult discussions ng maliliit. Maliliit pa lang kami. Kaya no wonder, sa pamilya namin, walang negosyante. Kasi bakit? Conservative sila to the point na hindi pa sila, wala pa silang successful mindset. Tama? Ngayon, meron din naman mga gandang bagay na nakita ko rin sa parents ko. Marunong silang mag-ipon. Okay? At the same time, marunong din silang magbigay. Ayan, especially sa church, yung tatay ko kaya hindi ako nahirapan magbigay sa simbahan kasi nakikita ko siya na weekly, faithfully, nagbibigay siya weekly. So, nakikita ko sa tatay ko yun, kung siya nga nagagawa niya, bakit ako hindi? Diba? Doon naman sa kabilang side naman, sa mother ko naman, yung mother ko, meron siyang entrepreneurial mind, magaling sa conceptualization, pero kapag nandyan na yung pera, doon naman siya hirap. Kapag kumita siya ng ganitong halaga, ang inisip niya, ano kaya? Saan ko kaya dadalhin yung pera ko? Ano kaya gagastusin ko? Ganun siya. Kumbaga, hindi niya na ginagamit yung pera niya pang invest para lumaki palalo yung business niya. Kumbaga, pag kumita yon, ito yung panggalaw ko. Ito yung panggamit ko. Pero hindi siya nag-i-invest ulit sa business niya. Ayan siya. So, may mga magandang points, may mga pangit na points naman. So, kayo, ano ba yung nakita niyong magandang points at pangit na points nung kayo ay lumalaki? Ayan siya. So, ayan. Did money comes to your family easily or it was always a struggle? Ayan. O ang pera ba sa pamilya nyo nung lumalaki ka ay mahirap pumasok o sobrang dali lang pumasok? Ayan. Kaya ngayon, hirap ka rin kumita ng malaking pera kasi nasanay ka ng maliit na pera lang ang laging pumapasok sa'yo. Ayan yan. So, ito pa. Good investors ba sila or bad investors? Ang pera ba sa inyo ay source ng happiness, bonding, ganyan, na lumalabas ka, etc. Or, yan ay nagiging source ng pag-aaway. Di ba, nag-aaway sila dahil wala na. Di ba? O, masaya kasi meron. Yan. Depende yan kung paano mo alagaan ang pera mo ngayon sa mga nakita mo naman. So, hope na ako ay nakatulong sa inyo ngayon. Sana mabigyan ko kayo ng magandang thoughts to ponder. Ayan siya. So, by the way, bago tayo magtapos-tapos, i-endorse ko lang itong ating Ideal Shomai Online Franchisee. Ayan siya. So, ngayon, yung ating food cart ay naka-stop muna, naka-park muna yan dahil hindi pa tayo pwede mag-construct yan dahil tayo ay nasa pandemic pa. Pero ang good news, lahat ng mga nasa builder's package ay bibigyan natin ng chance sa maging online franchisee for only $9,998. Meron ka ng kakayahan na mag-resell ng ating Ideal Shomai sa pinakamurang halaga at the factory price. Ayan po yan. So, ang maganda dito, kapag ikaw ay nag-builder, okay, meron kang less 20,000 pesos kapag gusto mong bumili ng food cart franchise natin. Ayan, ulitin ko ha. Pag ikaw ay naka-builder package for a year since ikaw ay nag-start, meron kang less 20,000 pesos. So from 249,000 at gusto mong mag-avail ng cart na after the pandemic at naka-builder ka ngayon, ang maganda doon, babawasan natin ng 20,000 pesos yung franchise fee na yan at setup fee na yan na 249,000 all in. So less 20,000 pesos yan.
So ngayon, habang wala pang pandemic, I suggest na subukan ninyong mag-order sa ating Ideal Siomay para matikman ninyo. Guys, maniwala kayo, hindi kayo magsisisi kapag yan ay natikman nyo dahil isa po yan sa pinakamasarap na siomay na matikman nyo sa buong buhay nyo. At pinakamura pa. Ayan po yan. Sa mga nagtatanong anong itsura ng cart sa personal, ito po ang itsura niyan. Ayan, ito yung ating demo cart sa ating opisina. Ayan po, yan ang itsura nun. So, alam nyo guys, habang tayo ay nasa pandemic ngayon, trabahuhin natin itong negosyo natin. Kagaya niyan, kung ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo magdagdag extra business dyan sa harap ng bayan ninyo, meron kang e-loading and franchising, meron ka pang food business na dala ng Ideal Prime para sa inyo. Ayan. So, kapag ka meron kang maliit na stall sa inyo, pwede ka magbenta ng merienda or pwede mo rin ibenta yan per pack. Kumbaga, naka-frozen na. Paano order? Lalapit ka lang sa upline mo para sa mga orders. Okay? Ang maganda doon, pwede ka nila i-assist para sa libreng delivery papunta sa inyong location. Ayan po yan. So, coordinate lang po tayo sa mga uplines natin para masubukan natin itong ating Ideal Siomay na ito. So, guys, I hope na marami tayong natutunan dito sa pinag-usapan natin. And since it's my first time to talk about this sa harap ng virtual style na pagtuturo. At normally, tinuturo ko to ng one-on-one, tapos medyo casual lang. Pero I think na feeling ko na may i-share ko rin ito sa inyo in my own way, di ba? Yung mga konting principles kung paano tayo makakarating sa success little by little. Ayun siya. Little by little steps and eventually, matututo ka to take a big leap papunta sa success mo. Yung mga big leap o yung mga malaking steps na yan, nag-start yan sa with little steps. So yung mga maliliit na pinagsama-sama mo, yun yung malalaki. Ayun po yan. So guys, sana marami kayo nalo ito na ngayon. This is your director speaking na kung walang-wala ka ngayon, tandaan mo, hindi yan ang dulo. May pag-asa at may pag-asa sa Ideal Prime. Diba? Kumbaga, we share hope, we raise leaders. Ayan. And hopefully, magkasama-sama pa tayo sa mga next sessions natin. By the way, i-announce ko rin pala na magkakaroon ako ng aking IBP session naman. Ayan. So, magpe-present ako. Mag-i-announce ko kung kailan. Baka this week din yon. Kung hindi the day after tomorrow, yung next day nun. Okay. Kung hindi sa isang araw, sumunod na araw. Okay? Ayan siya. So, baka gawin ko ito ng 7 p.m. So, mag-a-announce naman ako anong oras. It will be strict, kumbaga parang, ano to, sakto to pag sinabing 7 p.m., 7 p.m. talaga ako lalabas dito. Lalabas din itong aking IBP sa dito sa page ko. Ayan, so, like nyo lang itong aking page and i-follow nyo, okay, para magkaroon tayo ng mga updates at pag nag-live tayo pagdating sa mga Q&A, dito sa mga ganitong training, diba, sa mga susunod pa ating pag-uusapan, para marami tayong, kumbaga parang, ano tayo, una tayo lagi pagdating sa mga informations. Ayan po yan. So, maraming salamat po. Hope you have a good night with me. Ayon. So, God bless and take care always. Love you guys.